Yes, magandang gabi. Magandang gabi sa ating lahat. Ako ay nagsiset up pa ng konti. But anyway, babati na lang ako. No? So maraming salamat sa inyong panahon. At tayo binigyan na naman ninyo ng pagkakataon na maging host sa programang ito. At lalong-lalo na yung mga magigiting na mga debatidor natin. Si Brother Ariel Amores ng Adventista del Sito Media, at saka yung kapatid natin from the Catholic Faith Defender, si Brother Bisira ng CFDT Maria. So sana ay marami ihanda nyo na ang ballpen at papel ngayon, no, para sa ating i-take note ang lahat ng mga citas at referensya na gagamitin para tayo ay meron tayong mga referensya. Okay? So, back to you, Brother Jendo. Okay, Brother Roland. Actually, bigay ko na sa iyo dahil tapos na kami sa greetings. Wala na kaming naidadagdag pa. Ikaw na bahala, Brother Roland. Hindi pa siya tapos mag-set. Okay, hintayin natin na makapag-set siya. Okay, go ahead. Okay, so okay na, Bro Jendo? Tuloy-tuloy na tayo? Sige, Bro Roland, go ahead. Okay, magandang gabi sa ating lahat at welcome sa ating talakayan dito sa Punto por Punto. Kasama, of course, ang ating Apurok Kamatuuran Facebook page, no, sa lahat ng mga nandito ngayon sa saka sa YouTube channel. Sa lahat ng nandyan sa YouTube channel ni Brother Windel. At saka sa lahat ng mga saan man kayo ngayon, so paki-share, paki-like yung mga ano natin, paki-mention na lang yung mga kaibigan natin para sila ay meron silang, kung wala silang ginagawa, ay makinig o manood na lang sila sa ating programa ngayong gabi. Okay? So hindi na natin tatagalin pa kasi lalalim yung gabi, baka meron pang mga lakad tong mga debatidor natin kahit gabing-gabi na. Okay? So, diretso na tayo mga kapatid. Ang ating topic ngayon is patutunayan ng affirmative side, no? Sandali ha, basahin muna natin. Patutunayan na ang Katoliko ay tunay na iglesia. So, according to ano to, Brother Jendo? Bible and references, i-sure ko lang. Yes. Patutunayan na si Kristo ang founder ng Iglesia Katolika. Na ang Katoliko. Yun ang kanilang topic, bro. Ano daw? Patutunayan na si Kristo ang founder ng Iglesia Katolika ayon sa Biblia at referensya. Ah, okay. So iba na pala itong binigay mo, bro. Oh, iba kasi namadali yata. Okay, sandali ha. I-take note ko lang, bro, para hindi ako magkamali. Patutunayan na si Kristo ang founder ng Iglesia Katolika ayon sa Biblia at mga Iglesia Katolika Romana. Ayon sa Biblia, okay, at mga referensya. Santa Iglesia Katolika Romana. Romana, ayon sa Biblia at referensya. Okay? Ikaw maingon. Bro, okay. Founder ng Iglesia Katolika ang kanilang usapan, bro. Shirt lang yung title namin, pero ano kailangan. Patutunayan ko na si Kristo ang founder ng Iglesia Katolika. Iglesia Katolika. Synonym na lang yan. Pareho lang yan. Katolika, bro. Ito na. Patutunayan na si Kristo ang founder ng founder. Iglesia Katolika. Subject, okay, namin founder yung founder. Founder ng Santa Iglesia Katolika. Founder yung subject namin. Okay? Okay. Sige. Okay? So, once again, welcome sa ating talakayan. At tayo ay nasitil na sa ating tema ngayong gabi, patutunayan na si Kristo
ang founder ng Santa Iglesia Katolika. Loading po. Sino mahina internet? Kami o si Brother Roland? Brother Roland daw. Oh, acknowledge natin. Andiyan pala si Brother yes, James. Okay. So medyo masama si yung Brother ano. James ng Davao. Okay na, Brother Roland? Okay na. Okay, so once again, no, welcome sa ating talakayan ngayong gabi. Patutunayan ni Brother Jesse Becerra ng Catholic Faith Defender na si Kristo ang founder ng Santa Iglesia Katolika ayon sa Biblia at mga referensya. So ang of course ang magstand ng ating ang affirmative ngayong gabi, ang kapatid natin from the Catholic Faith Defender Team Maria, Brother Jesse Becerra ng Roman Catholic Church, at ang kanyang kaharap ngayong gabi ay isang membro ng Iglesia Adventista del Septimo Dia Evangelio Todo El Mundo. As negative tonight na si Brother Ariel Amores. Itong si Brother Ariel Amores ay lagi itong nagdi-debate dati sa Puro Kamaturan, at kilala ko ito. Ito isang mabait na at maginoo na kadibate. So bago ang lahat, Brother Jesse, pwede ka bang magbigay ng introduction sa ating mga ano, sa ating mga audience ngayon? Interruption. Brother Wendell, wala daw pong sounds yung YouTube channel mo. May comment dito sa YouTube sa punto pa punto. Okay na. Introduction mo na, ilang minuto? Okay. Yes. Introduction lang, bro. Saglit lang. Okay. O sa ating mga ano, at sa aking katunggali ngayon, no? Brother, magandang gabi sa iyo, Brother Ariel, na nandito na tayo sa gusto natin na makapag-unwan tayo para po sa patutunayan natin kung ano talaga ang totoong simbahan o iglesia. Oo. At ito na, magandang gabi sa iyo at sa lahat natin. No? Sana maganda ang kinalabasan ng ating dialogue ngayon. Yan lang, Mr. Parks. Okay, maraming salamat, kapatid na Jesse. Brother Ariel Amores ng Iglesia Septimo Dia. Introduction mo na, bro. Okay, so maraming salamat, Sir Roland Parts, at magandang gabi sa iyo, Brad Jess. Tulad ng sinabi mo, nandito na tayo sa ating pinag-uusapan na patutunayan mo na ang Santa Iglesia ay itinayo ni Kristo. Kaya sa lahat po na taga-subaybay natin ngayon, sana po ay marami po kayong matutuhan, at higit sa lahat ay sana po ay tayo ay neutral lang po sa ating isip at sa ating puso para po ay atin pong paunawaan kung ano talaga ang katotohanan. Balik po sa iyo, Sir Roland Parts. Okay, maraming salamat, kapatid na Ariel. Ito pa lang yung lingkod ngayong gabi, mag-moderator, Brother Roland Parts ng Puro Kamaturan, isang member ng Catholic Faith Defender. Pero sa gabing ito, ako ay inatasa mag-moderator at the same time, ako ay neutral ngayong gabi, no? So hindi ako papanig sa affirmative or sa negative. Ako ay mahina talaga signal ni Sir Parts. Rajesh? Okay, so yung revision niya. Rajesh? Bro. Oy. Narinig mo ako? Hinay ang signal ni Sir Parts, no? Hello. Medyo ulan dito sa amin, bro, no? Kaya pagpasensyahan nyo na, mga kapatid, no? Medyo umuulan dito sa amin. But anyway, patuloy pa rin tayo.
So punta na tayo sa ating rules and regulation. By the way, bro Jesse at saka bro Ariel, klaro ba yung boses ko? Opo, oh, okay, klaro. Klaro, sir. Okay, sir, dahil sir. Yes. Pwede po akong mag-request yung rule and regulation natin doon po sa kapag may objection. Ano po yun, sir? Stop cut the time, sir, or running time na lang po tayo kasi gabi yes. na po. Yes. Pero kamutuuran yung gagamitin natin. Siyempre, pag running time natin yung objection, parang wala na rin objection, di ba? Sayang lang baka maano. So, wag ka mag-alala, bro. Bro Ariel, so ganun pa rin. Time post pa rin natin, tapos diretso-diretso pa rin tayo. So kaya wag lang kaya yung sana yung mga katanungan ninyo or yung pamahayag ninyo is wag lang lumihis sa topic para hindi tayo magtagal, no? Uh-huh. So tuloy-tuloy lang tayo kung ano yung topic natin, charge founder tayo. Hindi na tayo pupunta pa sa purgatorio, pupunta tayo sa infant baptism, araw ng pahinga, etc., etc. Okay? So tuloy-tuloy lang tayo mga kapatid sa ating topic. Okay? So rule number one, kailangan igagalang natin ating moderator. Rule number two, ang lahat ng pamahayag natin ay dapat sa tema lang, no? So according sa church founder lang tayo ngayon, patutunayan ni Brother Jesse na ang si Kristo ang founder ng Santa Iglesia Katolika Romana ayon sa Biblia at referensya. Okay? Tapos meron tayong isang minuto. Nawala na naman. Konting hintay lang. Nawala na naman si Brother Rulan. Te, naka cross-posting tayo sa puro kamatuoran, te? Yes. Oh, okay lang. Mahina talaga internet ni Brother Rulan. So, sa Zoom lang siya nakakonnect ngayon. Habang hihintay tayo, no? So, konting tiis lang. Okay, tagal eh, Brother Rulan. Kung taga sakali na ano. Hello, bro. Okay, go ahead, bro. Ayan. Okay. Okay, so pasensya na talaga ha. Medyo ano lang, medyo mahina yung internet ngayon. Okay? So, okay. So rule number three natin, meron tayong 1 minute rule, isang 1 minute question rule. So meron tayong isang minuto na maaari tayong magtanong sa loob ng isang minuto. At saka meron naman tayong sagot na isang minuto. So bawat tanong ay merong 1 minute at bawat sagot ay 1 minute. Number four, kung categorical ang tanong, dapat sagutin muna ng categorical. Bago tayo magbigay sa ating 1 minute explanation. So para hindi tayo magtagal mga kapatid, Brother Jess at saka Brother Ariel, pag categorical, bigay mo na yung categorical tapos 1 minute explanation. Iwasan natin yung mga magsagot ng explanation na before ang categorical para wala nang objection. Kasi mostly kapag sumagot ka agad ng hindi categorical, mag-o-object talaga yung questioner. Okay? So rule number 5 mga kapatid, ito ay isang religious debate, kaya be a gentleman and be a Christian debater, ha? Hindi lang yung wag lang yung barabara. Okay? Iwasan natin yung mga ad hominem or mga personal attack. Number 6, pwede tayong maka-record or maka-video ng ating debate ngayon. Number 7, yung record at saka video natin ay dapat hindi natin i-edit. Kung ano yung video natin, wag natin gawing katatanawan, yung magiging joke or katatawanan, na mawala ang pagka-religious debate, religious essence nito. Okay. Wala na naman. Oh, so mahina talaga ang signal ni Brother Rulan. Sa okay, so yun. Okay, go ahead. Okay. Okay, so nasa ano na tayo na rule number 9. Okay, sa rule number 9. Hello bro. Okay na bro. Okay. Okay. Okay, so rule number 9 tayo mga kapatid. Nawala.
Lahat ng katanungan ay dapat naaayon sa ating lahat ng katanungan ay dapat naaayon sa ating tema, no? So iwasan natin magtanong out of topic para wala tayong objection. Lahat ng mga rule number 10, lahat ng mga Biblia ay ating tatanggapin, lahat ng version ng Biblia ay tatanggapin. Kapag ito ay dinudahan na isang bugos or fake, pwede nating stop ang time tapos tingnan natin. So pwede nating i-screenshot. Okay. Wala na naman. So hirap talaga si Brother Roland ngayon. Ano muna siya. Ayan, balik na, Brother Roland. Okay, bro. Okay. So, yung rule number 10 natin, lahat ng Biblia, no? Na version ng Biblia ay tatanggapin pero subject to for review. Kapag duda ang ating kapatid sa Biblia na ipinakita, dapat last, yung 11 natin, lahat ng mga standard na references ay tatanggapin. Pero once again, kapag ito ay may duda tayo sa kanyang referensya, ganoon pa rin. Pakita natin yung true picture. Said natin kung saan GC, tapos ating i-examine. So, Brother Jess at saka Brother Ariel, okay ba tayo sa ating rules and regulation? Okay, sir. Okay lang. Okay. Okay na po. Okay na. Bro, Jess? Brother? Okay na tayo sa ating rules and regulations. So, diretso na tayo sa ating setup. So, yung pamahayag natin is 15 minutes, tama? 15 minutes ang pamahayag. Bro, Jess? 15 minutes yung... Pwede lang 10, sir? 10? Okay na, bro, Jess? 10? Okay. Kabigin na ba? Okay. 10 minutes 10 lang, sir? Bro, Ran? 10 lang? Sabi ni Ariel... Kasi okay lang para... sa iyo, Jess? Okay lang. Okay lang, 10 minutes. Oh. Walang problema sa akin. Oh, 10 minutes. 10 minutes lang ang ano? 10 minutes ang stand. Ang question and answer, bro. 10 minutes pa rin ba? Bro, Ariel. Ang question and answer, 10 minutes pa rin? Oh, mamantay sa purok. Oh, sige. Pero yung pamahayag. Sa rebuttal... 10 pa rin. Pwede. Oh, pwede. Okay, so... 10 minutes. 10 minutes na lang tayo, bro. No, 10 minutes yung affirmative stand natin. Tapos cross-examination. 10 minutes pa rin. Then, okay, so yung during rebuttal natin, 10 minutes pa rin. At saka yung cross-examination, 10 minutes pa rin. Tapos yung final stand natin or conclusion, una ang negative, si Brother Ariel. So, 5 minutes lang tayo, bro. No? Total final stand naman yan. Tapos, last, magbigay ng kanyang final stand, si Brother Jess, ng 5 minutes. So, okay ba tayo sa ating setup, mga kapatid? Brother Jess at saka Brother Ariel? Okay. Okay, sir. Okay, so, hindi natin patatagalin pa. Bro, Janda, ako na mag-oras o ikaw? Ikaw lang, bro, kasi mag-operate ako dito. Okay. So, no problem, Brother Jando. Okay. So, medyo behind schedule na tayo, mga kapatid. Dahil sa interruption sa ating internet, di natin patatagalin pa. Mamaya na lang yung mga shout-out, kapatid, ha? Paki-like, paki-share na lang yung programa natin ngayon. From the Catholic Faith Defender, Team Maria as Affirmative Today, Brother Jesse Vicera, meron kang 10 minutes para sa iyong pamahayag. Go ahead, Brother Jess. Okay, magandang gabi sa lahat. Magandang gabi sa iyo, Brother Ariel. Diretso na tayo. Patutunayan ko ng Iglesia Katolika, ang founder nito ay si Kristo, Jesus Christ.
Jesus Christ is the founder of the Catholic Church. So Matthew chapter 16:18. Now I say to you that you are Peter. Upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. So, ibig sabihin, si Kristo mismo ang magtayo ng kaniyang iglesia at walang iba. Kasama niya si San Pedro. At dito sa mga referensya, Rulers, Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, Catholicos Universal. A general term generally applied to the divine society founded by Christ and renewed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of the Pentecost. So, ibig sabihin, more specifically, the name denotes the body of the faithful and communion that the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. So, sunod na reference natin, the World Almanac and the Book of Fox, 2016, Roman Catholics traditionally founded by Jesus, who named St. Peter, the first vicar developed in early Christian proselytizing, especially after the conversion of Imperial Rome in the 4th century. So, ibig sabihin, nang nasa Matthew 16:18, ito po'y tugma sa mga referensya na ating ginagamit, standard reference. So, yung sunod natin, the New Book of Knowledge, Volume 16, page 281. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church be described as the society that Jesus founded. Ibig sabihin, tugma lahat. No? Tugma lahat na si Kristo talaga nagtayo kasama si San Pedro, at ang mga referensya natin, standard reference, ayan, makikita natin. So, next nating reference, Encyclopedia International, Volume 15, page 520. Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder. So, diretso tayo, brother, kay sa oras, no? The New Webster's Dictionary of the English Language, page 276. Kung sabihin niya na ang Katoliko ay hindi Christian, ito, Christian talaga, adjective. Of the original Christian church, ang Katoliko pala ay original Christian church. So, sunod tayo, brother. Ito na naman. The Philippines, a Unique Nation by Gregorio Zaidi and Sunia Zaidi, page 123. Christianity, Spain's greatest legacy, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, next, brother. So, Young Students Learning Encyclopedia, page 2684. Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal,
And for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Okay, next brother. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organization structures that traces its host history to the apostles of Jesus Christ in the first century. The New Encyclopedia Britannica, volume 15, page 985. Merriam-Webster's Elementary Dictionary. So Catholic, member of Christian Church, tracing its history back to the apostles, a member of Roman Catholic Church. So next brother. At isama na rin natin itong ministry na hindi may alalangan, you know, sa nakaraan na debate ni Father Darwin at Brother Vinilio. Sabi dito sa ministry, the ministry, the apostolic Christian, Catholic Universal Church established by Christ and his apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. The ancient Catholic Church was persecuted by the pagan government but never asserted to state aid and direct natin became the Roman Catholic Church. So ito na lang natin para sa oras. So ito na. Yung kasaysayan ng daigdig na itinituro talaga ng Department of Education, isa sa mga author nito, ito si Stella Grace, no? PhD, apa sila. Pero diretso na lang natin kasi sa DepEd ito nanggaling, no? Sa DepEd, no? Si itaas mo na, Brother Jendo, ang simbahan sa Roma ay may mahalagang papel sa paglago ng Kristiyanismo at itinatag Pedro sa pangunahang apostol ni Jesus. Sinabi ng tradisyon na si Pedro ay namatay sa Roma bilang martir. Ang paniniwala na ang mga obispo sa Roma at mga kalili ni Pedro ang dahilan kung bakit ang Rome ang naging sentro ng simbahang Kristiyano. Nagsimula ang tawagang Katoliko upang tukuyin ang simbahang Kristiyano sa kanluran. Ang katagang Katoliko ay nangungulangang universal o pangkalahatan. Ibig sabihin si Jesus ay nasa simbahang Katoliko at ang simbahang ito ay inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatauhan. Oh, ito ay Serie 3 ng Kasaysayan ng Daigdig, page 179. At para hindi nila sabihin na ano, tayo lang o mga salipin lang, ito yung pasugo magasin ng ating mga kapatid ng member ng Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo, August 1988, page 6. No? First Pope to Head Christ Church one on Earth, even secular history shows a direct time length between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. So it is still continuing until now. The Church of Christ has truly become the Catholic Church, although the writers and historians continue to treat both as synonymous. The Church of Christ, Catholic Church, Church of Rome, that is synonymous. So, at saka may time pa ba? At iba, mayroon pa tayong yung mga apostles talaga, kasama ng Panginoong si Kristo, silang lahat ay nakahimlay, no? Yung mga labi nila ay nasa loob mismo ng simbahang Katoliko. Si Marcos, nasa simbahang Katoliko, naglibing, si Lucas, sa simbahang Katoliko, si Juan at saka si Mateo sa loob mismo ng simbahang Katoliko. So lahat ng mga ginagamit ko itong mga referensya, ito ay standard. Ginagamit ito ng lahat ng mga ngaral ng ating ating mga paaralan dito kasi standard ito. Hindi gagasto ang gobyerno ng milyon-milyon para lang sa mga aklat na ito kung ito ay bugos. Yung mga gumagamit ng mga aklat na ito ay naging presidente, naging huwes, naging doktor, naging professional. At
ito po ang mga aklat na ito makikita natin sa ating mga national library. At saka yung mga ano nagbabantay ng mga aklat na ito, sinasahuran ng ating gobyerno. May bonus pa, may mga pribilehiyo. Ha? Kung ito ay hindi totoo, wala ni isang magbabantay ng mga aklat na ito. So kaya kapatid na Brother Ariel Amores, panahon muna na lahat ng mga referensya yung ipinakita ko ngayon, sabihin mo lahat bugos ito at hindi totoo. Mayroon lang seconds na ba? Minutes? Hindi ko nakikita, Bro Zendo, yung time natin. Meron pa ba? Okay. So, Brother Ariel, lahat ng mga si mga apostol, no, nasa simbahan sa loob mismo. Ni kamatayan hindi makapaghiwalay sa kanila. Bro, last one minute. Yung Acts of the Apostles 1:12-14, sila po ay nagtitipon-tipon at para na mag-prayer, hindi sila naghihiwalay. Kasi sa Roma 8:38, ang kamatayan ay hindi makapaghiwalay kanila kay Kristo. So ibig sabihin, only the church founded by Christ in Matthew 16:18, all my references point to the only one church, the Catholic Church. And good luck sa mga tanong mo, Brother Ariel Amores. Sana magpakatotoo ka na reality talaga. Hindi tayo papanig sa kasinungalingan. Papanig lang tayo sa katotohanan ang pinaniniwalaan ng pangkalahatan. At hindi yung pabor na kasi may hatred tayo sa simbahan. Ako, galing hindi Katoliko. Okay, kasama time. Okay. Okay, maraming salamat Brother Jess ng iyong 10 minutes na presentation. Bago ko ibigay ang 10 minutes ni Brother Ariel, i-shout out muna natin ang nasa Pro Kamatuuran. Sila Sister Justine Flores, sila Sister Charlotte Sipi, Brother Leo Iscarlan, sila Brother Glenn Don Albarracin, sila Brother Stephen Turmes, sila Sister Ami Epifanio ng Anunang. Good evening pala kay Reverend Father Edsel Paluma ng Santo Niño Parish, Cura Paroco, no, ng Santo Niño Parish. Good evening, Pads. Shout out din kang Brother J. Carlo Buot ng United States of America. Bert Boyser, magandang gabi. Brother Oscar, so magandang gabi sa iyo dyan. Eden Mahinay Ao, magandang gabi. Okay, so maraming salamat. So stay tuned lang mga kapatid. Mamaya, bisitahin natin yung YouTube channel ng Punto por Punto. Okay, so Brother Ariel Amores from Iglesia Adventista del Septimo Dia Evangelio Todo el Mundo. Handa ka na ba upang magtanong? Okay sir, handa na sir. Hello, sir. Bro Ariel. Okay na sir, okay na. Oo. Yes, ready na bro to cross. Yes, ready na sir. Dahil ready ka na to cross, Brother Ariel Amores, meron kang 10 minutes. Go ahead, kapatid na Ariel. Okay, Brother Jess, magandang gabi sa iyo, Brother Jess. Okay, magandang gabi sa iyo, Brother Ariel. Okay, so maraming salamat. Okay, magtanong ka na. Diretso ako sa aking katanungan. Ang paksa na pinatunayan mo, si Kristo ang founder ng Santa Iglesia Apostolica Romana ayon sa Biblia at referensya. Totoo po ba ito, Brother Jess? Ang nasa paksa natin, matutunayan ko na si Kristo ang founder, no, ng Iglesia Katolika. Dagdag natin yung Apostolica Romana,
Kung gusto mo, synonymous lang yan. Oh, synonymous lang yan. Pag tinawag na Katoliko, ay, ganun pa rin. Points pa rin yan sa mga referensya ko na iisa lang man talaga ang tinatag ng Panginoong si Kristo, no? Kasama niya si Pedro at kanyang mga apostol. Yun sa San Mateo 16:18. Ayun po na aking katanong sagot, brother, sa mga pinakita kong referensya sa iyo. Okay, time. Time, next okay, so question. Maraming salamat, Brother Jace. Ito po kasi ang official name niyo. Time na bro, time na bro. Next question. Okay. Okay na, sir? Okay. Okay, go ahead, go ahead. Ito po kasi ang official name ng iyong church, Brother Jace, Santa Iglesia Apostolica Romana. So, inamin mo to. Patutunayan mo na si Kristo ang founder sa Santa Iglesia Romana. Ganon. Kung mayroong apostolika kasi ito ang inyong official name o ng inyong church. Ngayon, ang tanong ko, totoo po ba ito na si Kristo ang founder ayon sa Biblia at referensya? Ito po ang tanong ko, totoo po ba ito or hindi? Categorical po yan, Brother Jesus. So, pakisagot po, totoo ba o hindi? Sa lahat ng pinakita ko, yung gusto mong palabasin ang 1870, walang ibang yung tinutukoy dyan kasi ang nag-counsel yan, yung mga papa, yung papa na kasama pa rin sa iisang simbahan na tatag ni Kristo mula noong first century sa Mateo 16:18. So, totoo po yan kasi ang gusto mo, ang pangalan lang yon, pero yung founder, walang ibang founder. Only Jesus pa rin ang founder. Hello, bro. Yes, bro. Official. Objection, bro. May objection tayo? Okay, so ang nasa role po kasi natin ay kailangan na sagutin categorically first before mo explain. So, yun po ang tanong ko. Okay. Totoo po ba na si Kristo ang founder sa Santa Iglesia Apostolica Romana ayon sa Biblia at referensya? Yun po ang tanong ko. Totoo po ba or hindi? Okay, moderator's time. Moderator's time, moderator's time. Objection time natin, 27 seconds. So meron ka pang 33 seconds, Brother Jess, upang sagutin ang kanyang tanong. Categorical ang hinahanap niya, Brother Jess. Totoo ba o hindi na si Kristo ang founder ng Santa Iglesia Katolika Romana? Bro Jess, sagutin muna categorical. Meron kang 33 seconds remaining. Go ahead. Yes, totoo na si Kristo ang founder ng simbahang yan. Kasi ang 1870 council, council po yan ng mga papa na kasunod ni Pedro na siyang binigyan ni Kristo ng mga susi. Sa Mateo 16:18, yung mapinakita ko, nag-council sila noon 1870, tuloy pa rin yan. Continuing yung mga naipakita kong referensya. So, totoo po yan, Brother Ariel, na walang okay, ibang time. Simbahan. Next Totoo, question? Yes. Very yes. Big yes. Next question. O, next question, brother. Okay, maraming salamat. Dahil sinabi mo na totoo ayon sa Biblia na si Kristo ang founder ng Iglesia Katolika Romana ayon sa Biblia at referensya. Sinabi Objection. Mo na totoo. Ayon, tanong ko. Mag-object ka ba ta? Adis ko po sa moderator. Okay, brother, yung first question na patutunayan ko mula sa Biblia at referensya. Ngayon, nag-iba siya sa pinagkasunduan namin. Gusto lang niya Biblia. Hindi ako lalabag sa roles natin. Biblia, referensya. Yan ang mga sagot ko. Hindi ako lalabag. Lagi kong hanggang matapos tayo, kailangan we remember our roles o ano yung pinagkasundoan natin sa paksa. Kung paano ko ito titindigan. Titindigan ko ito ng okay. Biblia at referensya. Hindi yeah. I-Biblia lang. Mr. Moderator, counter objection. Yes, counter objection. Hindi ko po sinabi na Biblia lang. Na, medyo naputo lang po yung premise ko. Pero Biblia at referensya po. Yun po. Salamat po, Ariel, para maliwanag, linaw po sa lahat.
Okay, Biblia at referensya. Masagot na ba ako? Okay. Okay. Sandali bro. Kaya, objection time pa to bro. Objection time, no? Objection time natin, 5 minutes and 23 seconds. So, kailangan talaga natin makinig ng mabuti kasi kahit ako ay nahihirapan kasi medyo putol-putol yung mga signal ninyo sa akin, no? Brother Ariel, Brother Jesse. Kaya pakinggan natin kung ano yung tinatanong. So, noted Brother Jess, yung objective mo, yung objection mo sa kanya na Bible and referensya, at confirm yan ni Brother Ariel na hindi siya nagtatanong ayon lang sa Biblia but references. Okay, continue tayo. 5 minutes and 23 seconds. Meron ka pang 45 seconds Brother Ariel Amores to complete your 1-minute question. Go ahead. Okay, so maraming salamat. Dahil inamin mo, Brother Jace, na totoo ayon sa Biblia at referensya. Dalawa to. Unahin ko yung Biblia. Sang-ayon ka ba na sa Mateo 16:18, ang pagsabi ni Kristo na itatag o itatayo ko ang aking iglesia ay hindi niya pinapangalanan or walang pangalan? Sang-ayon ka ba, Brother Jace, na walang pangalan ang iglesia na itinayo ni Kristo ayon sa 16:18 sa Mateo? Ito lang ang tanong ko, Brad Jess. Sa ngayon ako na walang pangalan yan. Yan. Kasi, kaya nga, gumagamit ako ng referensya. Gumagamit ako ng referensya. Pero talaga, ang kasama ni Kristo dyan ay si Pedro. Si Pedro ang kasama niya, walang iba, hindi si Manalo, hindi si Ellen J. White o yung anong ibang mga founder, hindi kasama. Ang kasama diyan si Pedro. Kaya tugma sa referensya ko nito na ipinakita ko na Catholic Church ang ang points ng Matthew 16:18. Marami, ibabalik ko ba yung referensya ko? So, balik tayo, Brother Jamil, sa unang sa referensya natin. Okay, time. Okay. Next question. Okay, salamat. Salamat at sumasang-ayon ka, Brother Jace, na ang iglesia na itinayo ni Kristo ay walang pangalan. Ngayon, sinabi mo, nakasama si Pedro noong itinayo ni Kristo yung iglesia. Ngayon, dahil si Pedro ang kaniyang kasama, ibig sabihin, si Pedro ay ang witness doon sa pagtayo ng iglesia. Ha? Sinabi mo na walang pangalan, sumasang-ayon ka. Ang tanong, dahil may pangalan ang pinatutunayan mo, may mababasa ba tayo sa Biblia na si Pedro ay nagsabi na ang itinayo ni Kristo ay ang Santa Iglesia Katolika Romana? Mayroon ba tayong mababasa sa Biblia na sinabi ni Pedro o wala? Kung naintindi ang versikulo, brother, sinabi mo na ang kaya nga ako sumang-ayon na walang pangalan kasi ang sinabi ni Kristo, I will build my church. Hindi niya sinabi, I will name my church. Okay, Mr. Kaya nga, sang-ayon ako na walang pangalan diyan sa versikulo. Go ahead. Okay, so ito po ang objection ko. Yes, ayon lang po ito sa role. Ayon lang po ito sa role, Mr. Moderator, na yung unang tanong ko kasi ay sang-ayon ba siya na walang pangalan? Sabi niya sang-ayon. Ngunit si Pedro ang kasama. Ngayon, susunod kong tanong, dahil si Pedro ang kasama, ibig sabihin siya ang saksi. May mababasa ba sa Biblia na sinabi ni Pedro na ang iglesia na itinayo ni Kristo ay ang Santa Iglesia Apostolica Romana? Yun po ang tanong ko. Mayroon po ba or wala? Categorical po yun. Pakipasagot po, Mr. Okay, Moderator. Okay, moderator's time. So, Brother Jess, meron ka pang naiwan na 38 minutes, no, to complete your 1 minute. Hinahanap niya ang categorical answer mo, brother. Tapos sagutin mo siya then within 38 minutes. Go ahead, brother Jess. Hindi natin mababasa diyan ang sinabing I will name kasi build yun, nagtayo yun. Pero si Pedro binigyan ng susi. Diba?
kung ano ang kanyang pinahintulutan dito sa lupa, ay siyang pahintulutan din sa langit. Ibigay sa kanya ang susi. At si, kaya nga, may... Yes, objection, go ahead. Pasensya na po kasi gusto ko lang po kasing maliwanagan tayo sa sagot sa aking tanong. Hindi ko po tinanong yung susi. Ang tanong ko po, dahil si Pedro yung kasama ni Kristo, ibig sabihin siya ay witness ng pagtayo ni Kristo ng kanyang iglesia. Ang tanong ko po, mayroon po ba tayong mababasa sa Biblia, Brother Jess, na sinabi ni Pedro na ang iglesia na itinayo ni Kristo ay Santa Iglesia Katolika Romana, kasi sinabi mo walang pangalan. Ngayon, ang pinatunayan mo, mayroong pangalan ayon sa Biblia. Ang tanong ko, kategorikal, mayroon ba tayong mababasa sa Biblia na si Pedro ay nagsabi na ang iglesia na itinayo ni Kristo ay Santa Iglesia Apostolika Romana? Yun po ang tanong ko. Kategorikal, okay, po yun. Meron ka na lang 25 seconds. Kategorical question. Answer categorically. Yes, okay. Counter objection. Go ahead. Counter objection po ako. Hindi po paksaan namin ang kung sino mang nagngangalan ng simbahang ito. Pero sabi niya, gusto niya kung sinong nagpangalan ito, kasi Biblia at referensya, sa Biblia, sabi ng Panginoong Hesukristo, Marcos 11:17, na ang aking simbahan ay tatawaging para sa lahat ng bansa. So ibig sabihin yan, kung anong okay, pangalan... Bro Jess, paki ano na lang yung punto natin sa ating objection, bro. Huwag mo nang mag-explain sa yung sagot, bro. Sige. Ano yung counter objection natin, bro? Counter objection. Hindi niya ako mapipilit sa pangalan diyan. Kasi founder ang aming pinagdadayalogan ngayon. Founder muna kami, mawala kami sa paksa namin. Founder, okay. Sana maghanap siya na hindi si Kristo, okay, ang founder. Mm-hmm. Okay, so counter? Okay, moderator's time. Moderator's time. Sandali, brother. Tanggapin natin dahil related question ito, bro, sa ating topic na church founder. So yung tanong niya, meron bang mababasa sa Biblia? Pwede nating saguting hindi, walang mababasa, or merong mababasa. Tapos ikaw nang bahala sa iyong explanation, no? Either pupunta ka sa referensya or whatever, saan ka pupunta sa iyong explanation. Basta as long as yung sagot natin ay nasa tema lang. Ulitin ko, kailangan sagutin ang tanong dahil ito ay related question, Brother Jess. Meron ka na lang 25 seconds to complete your 1 minute, Brother Jess. Sagutin muna categorically. Quoting rule number 4, kailangan bang, meron ba tayong mababasa o wala, Brother Jess? Sa litra po litra, pero kay si San Pedro ay Papa, at ang Papa ang nagngalan nito dahil siya ay may kapangyarihan na magngalan ng kahit ano, kasi ibinigay na ni Kristo sa kanila at ipinasa ni Pedro sa kanyang Papa. 1870 Council, meron referensya ko. Okay, so proceed. Okay. Moderator's time. Moderator's time. Brother Ariel, meron na lang tayong 1 minute and 42 seconds. Bigyan na lang kita ng dalawang katanungan. Last two questions na lang, Brother Ariel Amores. Go ahead, Brother Ariel Amores. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator. Brother Jess, ito po ang tanong ko sa iyo. Hindi ako nagtatanong ng Papa. Ito po ang tanong ko. Malinaw na malinaw. Kasi premise to, kasi sinagot mo ako kanina na sumasang-ayon ka na ang itinatag ni Kristo na iglesia ay walang pangalan. Ngayon, sa pinatutunayan mo, mayroong pangalan ang pinatutunayan mo ayon sa Biblia at referensya. Ngayon, sinabi mo na si Pedro ay kasama sa pagtatag ni Kristo ng kaniyang iglesia. Kaya si Pedro ay ang witness ng iglesia na itinayo ni Kristo. Ibig sabihin, alam ni Pedro yon. Ngayon, tanong ko sa iyo, uulitin ko, Brother Jess, hindi na ako mag-object kasi baka matagalan tayo na masyado. Uulitin ko, mayroon ba tayong mababasa sa Biblia? Biblia muna kasi ito pa ako nag-focus kasi mamaya na ang referensya. Mayroon ba tayong mababasa sa Biblia
na sinabi ni Pedro na ang iglesia na itinayo ni Kristo ay ang Santa Iglesia Katolika or Apostolika Romana. Yun ang tanong ko, mayroon ba or wala? Yun lang po ang tanong ko, Brother Jess. Categorical po, answered first. Ay, yes, walang mababasa letra per letra, pero si Pedro ang binigyan ng susi. Ano bang kapangyarihan ng susi? Pwede niyang pangalanan. At itong susi na ito, ipinasa niya sa Papa, at ang Papa officially 1870, ang mga Papa, successor of St. Peter. Lahat ng aking ipinakitang referensya, successor ni St. Peter ang Papa. At sila ang nagpangalan nito, kaya na ang anong ipagintulot dito sa lupa, itulot din doon sa langit. The power of the of St. Peter and his successor Pope. Merong nababasa? Meron pa bang oras? At the Vatican Council name Roman Catholic last question? Bro, last question. Okay, so proceed. Last question, mga kapatid. Salamat, Marges, dahil inamin mo na walang mababasa. Ngayon, sa iyong pagpapahayag ng iyong sagot, sinabi na mo na walang mababasa na sinabi ni Pedro na si Kristo ang nagtayo ng Santa Iglesia Apostolica. Ngayon, sinabi mo na ibinigay lang sa kanya yung susi. Ibig sabihin, pwede niyang pangalanan. Ngayon, ito ang tanong ko. Ayon pa rin sa Biblia kasi hindi pa ito. Ayon sa Biblia, si Pedro na binigyan ng susi na sinabi mo, pwede din niyang pangalanan ang iglesia. Tanong, may mababasa ba tayo sa Biblia na pinapangalanan ni Apostol Pedro ng Santa Iglesia Apostolika ang iglesia na itinayo ni Kristo na sinasang-ayunan mo kanina na walang pangalan? Mayroon po ba tayong mababasa na pangalanan ni Pedro na Santa Iglesia Apostolika Romana? Mayroon o wala ayon sa Biblia? Mr. Moderator, nasa papaikot-ikot na si Brother Ariel. Sinagot ko na. Yes, bro. Sinabi ko na na walang nababasa na si Pedro ang nagbigay ng pangalan kasi si Ignacio nung una. At ito po ay officially pronounced inihayag ng 1870 Council ng mga Papa na successor talaga ni St. Peter. Lahat ng pinakita ko, meron ako dito na si St. Peter. Yung unang, pakita ko ito, successor si St. Peter. Bro, Jess, objection time lang to, bro. Wala tayong dapat ilatag na dokumento kasi objection lang to. Ulitin ko, bro, Jess, baka hindi mo narinig. Last question na to ni Brother Ariel Amores. Last question na ito ni Brother Ariel Amores. So, sinong, okay, sagutin mo na lang, bro. No. Ha? Brother Roland. Dinaan mo kasi sa moderator. Yes, dinaan mo kasi sa moderator. Dinaan mo sa moderator, bro. Ay, hindi ko... Akala ko masagot na ako diretso. Bro, sige, bro, Jess. Okay, wag mo. Sagutin mo. Wag mo idaan sa moderator kasi automatic objection yan. Okay. Go ahead, Brother Jess. Go ahead. Papo, yung objection time pa. Wala. Sagutin mo na lang yung tanong, bro, kung hindi yung objection. Okay. Kasi dinaan, object mo muna. Dinaan mo kasi. Objection time pa pala. Brother. Objection kasi ikot-ikot na yung tanong niya. Wala na ba siyang ibang tanong? Nasagot ko na okay. Yung okay. So, bro, yun yung ang final answer niya. Final question niya. Sagutin mo na lang, bro, para matapos tong question and answer to, no? Kung sa tingin mo binalik niya yung tanong, sagutin mo uli, no? 1 minute, bro. 1 minute. Okay, brother. Okay. Salamat po, Brother Roland. Brother, para malinaw po, ito, huwag mo nang ipilit yung, ito, yes, hindi nababasa na pinagalanan ni San Pedro. Pero ibigay ng ating Panginoon Jesus Cristo sa kanya, kung ano ang kanyang ipanagbawal dito sa lupa, bawal sa langit. Ay, yung kanyang ipaghintulot dito,
pinaghintulot din. Kasi yung kapangyarihan ay napasa ng mga papa mula kay San Pedro hanggang umabot kay Ignatius Catholic Church yon, hanggang umabot na sa 1870 Council, may kaparangyarihan pa rin silang magngalan sa Matthew 16:18 na tatag ni Kristo. Hindi mo na wala akong masagot kasi Biblia at referensya ang ating pinagkasunduan. Kaya kung ang tanong mo sa Biblia lang, sasagutin pa rin kita ng Biblia at referensya dahil yan okay, ang tinig. Time. Okay, time. So maraming salamat, Brother Jesse Visera ng Catholic Faith Defender. Bohol chapter, tama ba bro? Jess, sa Bohol ka ba bro? No? Bohol chapter ka ba bro Jess? Dito, sa Bohol pa ako. Oh, kami yung okay, kababata. Okay. So, okay, so maraming salamat kapatid na Jesse sa iyong mga mainit na sagot galing sa mainit na katanungan ni Brother Ariel Amores ng Iglesia Adventista del Septimo Dia Evangelio Todo el Mundo. Okay, so punta muna natin sa punto por punto. Punto por punto YouTube channel. Shout out kay Ann Kutamura, kay My Adventurous Side. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. GM Fightsin, Segramic, Jose Asuelo, Aileen Eslera, June Acedo. Okay, sino pa to? Cyril Marquez, Rodlin Turilla, Maritis Delphine. Magandang gabi kapatid. Okay, sino pa? Basahin na natin yung iba. Si Ira, no? At saka Senel Cruz, Jewel Niño, magandang gabi sa inyong lahat. Okay? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Shout out bro, Brother Christian Yuan, no? Pa-shout out, yes, nag-DM talaga. Okay? So punta tayo sa ating negative side sa kanyang 10 minutes. Brother Ariel, ready na bro? Yes sir, ready na sir. Dahil ready ka na, pakinggan natin ang 10 minutes na negative stand ng ating kapatid na galing sa Iglesia Adventista del Septimo Dia Evangelio Todo el Mundo. Brother Ariel Amores, go ahead bro. Okay, daghang salamat. Maraming salamat po, Mr. Moderator, at sa lahat po na tagapakinig natin ngayon sa buong mundo. At lalong-lalo na po sa ating Panginoong Diyos at kay Brother Jis Becerra sa iyong pagpapatunay sa iyong paksa, no? At sa gabi pong ito, gusto ko lang pong i-verify sa lahat. Ang akin po dito ay isang negative stand lang po ako. Ang stand ko po ay isang negatibo. Ibig sabihin ay ang katungkulan ko po ay pagnigar lang sa kaniyang paksa, no? Wala akong papatunayan kasi baka tanungin ako na kung hindi si Kristo ang nagtuko, nagtayo ng Iglesia Apostolika, sino ang nagtayo, kailan itinayo, at saan itinayo. Okay? So gusto ko pong i-clarify, yan po ay hindi po ito yan ang aking, hindi po yan ang aking katungkulan kasi negative side lang po ako, mga kapatid. Ang katungkulan ko po ay ang pagwasak sa kaniyang paksa ayon sa kaniyang pinatutunayan at sa mga ebidensya na kaniyang ipinakita. Yun po ang aking trabaho ngayong gabing ito. Gusto ko po na dininawin sa inyo kapag tatanungin po ako sino ang nagtayo, kailan itinayo, at saan itinayo. Mga kapatid, hindi po yan ang aking katungkulan kasi wala po sa akin ang word of truth. Ngayon, mga kapatid, ipagpatuloy ko po ang aking sinimula na negative stand ngayon. Kanina, at tinanong ko po sa kanya, no, na ang kaniyang paksa ay si Kristo ang founder ng Santa Iglesia Apostolica Romana. Totoo po ba? Sinabi niya totoo ayon sa Biblia at referensya. Ang kaniyang basihan sa kaniyang pagpapatunay, huwag po natin kalimutan, ay mayroong dalawa. Biblia at referensya. Ibig sabihin, magkasama po itong dalawa. Hindi po kasi or ang ginamit. Kapag or, pwedeng isa,
Pwedeng Biblia lang or referensya. Pwede. Ngunit, at ang kaniyang ginamit, patutunayan na si Kristo ang founder ng Santa Iglesia Apostolica. So ngayon, kasi ang kaniyang basihan ay Biblia at referensya, inuna ko muna ang Biblia, mga kapatid. Hindi ko pa ito itinanong, itong referensya na ginamit niya, kasi ang paksa po kasi ayon sa Biblia at referensya, kailangan dahan-dahan para po maunawaan po ng lahat kung totoo po ba ang paksa ayon sa pagpapatunay ng ating kapatid na Brother Jess. Ngayon, tinanong ko sa kanya, mga kapatid, ha? Sang-ayon ka ba na ang iglesia na itinayo ni Kristo ay walang pangalan? Sagot niya, sang-ayon, walang pangalan. Ngayon, dahil walang pangalan, yung iglesia na pinatutunayan mo ay mayroon ng pangalan, tanong ko sa iyo, sinabi ma ba o may babasa ba tayo sa Biblia na sinabi na ang iglesia na itinayo ni Kristo ay Roman Catholic o Santa Iglesia? Sagot niya, wala. Pero si Pedro ang saksi or nandoon sa pagtatag ng iglesia. Ngayon, tinanong ulit kung dahil si Pedro yon ang saksi ng pagtatag ng iglesia ay si Pedro, may bababasa ba tayo sa Biblia na si Pedro ay nagsabi na ang iglesia na itinayo ni Kristo ay Santa Iglesia Apostolica, mga kapatid? Diba? So sinagot niya rin, wala ring mababasa. So ang paksa po na ito, mga kapatid, hindi po ito nakatayo sa gabing ito. Hindi po ito nakatayo. Bakit sinabi ko na hindi na itayo kahit mayroon siyang nababasa sa kaniyang mga referensya na umabot ng 15 reference? Kasi, no, ang kaniyang mga referensya ay hindi naka-refer sa Biblia. Ibig sabihin, ito ay diferensya. Hindi referensya. Kasi hindi naka-refer sa Biblia. Bakit? Kasi siya mismo ang umami na ang iglesia na itinayo ni Kristo ay walang pangalan. Wala naman talagang pangalan. Sinabi dito sa Mateo 16:18. Kung babasahin po natin ito, kapatid. Sabi rito sa Mateo 16:18. Babasahin ko sa inyo, mga kapatid. 5 minutes. Anong sabi dito? 5 minutes. Okay. Sinabi po rito, 16:18 ng Mateo. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Diba? May pangalan o wala? Ang sagot, walang pangalan. Pag sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, walang pangalan. Ha? Ngayon, ang mga ginamit niyang referensya ay mayroong pangalan na Roman Catholic Church. Bakit? Sinabi niya na tugma itong lahat sa Biblia. Hindi ito tugma, mga kapatid. Kasi ganito kasi ang buong katotohanan. Ayon sa kanilang libro, ito po, Ang Katinawan sa Pagtuong Katoliko, Volume 1. Sinabi po rito, mga kapatid. Sa Bisaya, samtang sa Iglesia Katolika, wala pa'y usa ka maayong laki nga historian nga magatudlo og tawo nga magtutukod og kansang katarungan gipasukad sa kalig-onan sa history. Always remember nga si Kristo sa pagtukod niya iglesia is tao. But sinabi rito na ang Iglesia Katolika wala pang isang magaling na lalaki na historian na makatuturo ng tao na nagtatatag ng iglesyang ito at ibinasi sa mga history, mga kapatid. Sinabi po dito sa kanilang libro, walang historian na makatuturo sa nagtayo nito. Ngayon, ang tanong sa gabing ito, sino ang mas paniniwalaan, lalong-lalo na sa ating mga Roman Catholic believer? Ito bang mga referensya na ginamit niya na hindi natin alam kung sino talaga ang author nito? Or itong libro na Ang Katinawan sa Pagtuong Katoliko by Socrates Fernandez, mga kapatid? Kasi unang-una, kahit nabasa niya rito sa kanyang mga referensya, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ, ha?
ang nagsasabi nito ay hindi kasama doon sa pagtayo ni Kristo ng iglesia. Kaya nga, sinabi niya kanina na si Pedro yung kasama. Ibig sabihin, ang mga author nito, kahit sabihin niyang standard, meron tong mga author, meron tong tagapagsulat ng mga aklat na ito. Ang mga author ng librong ito o tagapagsulat ng librong ito ay wala doon sa pagtayo ni Kristo ng iglesia. Ngayon, bakit nila sinabi na Roman Catholic Church? Eh, wala sila doon eh. Diba? Ang nandoon si Pedro. Last 2 minutes. Ngayon, last 2 minutes. Kung si Pedro, okay, maraming salamat po. Kung si Pedro ay yung nandoon, hindi nagsasabi na ang iglesia na itinatag ni Kristo ay Roman Catholic Church. Ano ang karapatan ng mga taong nagsusulat ng mga aklat na ito para sabihin nila na founded by Jesus Christ, mga kapatid? Yun ang katotohanan. Kaya ngayong gabing ito po ay itong paksang ito ay hindi po nakatayo ayon sa kanyang pinatutunayan ngayon pong gabing ito, kasi ang Biblia at ang mga binasa niyang libro ay kasalungat, mga giliw kong tagakapatid, ang mga tagapakinig. Hindi ito tugma lahat sa Biblia, hindi. Kasi ito ay wala sa Biblia, itong mareferensyang ito. Sa binasa niya rito, hindi natin mababasa sa Biblia, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi ito referensya, but referensya ito, mga giliw ko na mga tagapakinig ngayong gabi. Sana po ay naunawaan niyo po ang akin pong stand ngayon as a negative side. At sinabi ko lang po ang buong katotohanan. At handa na po ako kung ano man ang katanungan ni Brother Jess ayon sa aming paksa na pinag-uusapan na kanyang pinatutunayan. Okay, so balik sa iyo, Sir Moderator. Dito lang po ako. Meron ka pang 48 seconds, kapatid na Ariel. I-wave na natin to. Okay po. Okay po. Wave na po. Okay, dahil naka-wave na ang ating oras, shout out muna tayo. Pa-shout out po, brother, sa mga taga Bohol Baguhin family from Delfina Baino. Watching from Davao City, go 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 bro. Jessa Lorna Bautista Gomez. Sino ba yung isa kanina? Pa-wash out bro, Pugs, galing from DJ Mars Cupid Remix TV. Okay, shout out din sa ating kapatid dyan sa Catholic Faith Defender Samal. Sila Sir Jerry Yaco, Brother Leo Iscarlan, si Brother Jimar Celestino, Mr. and Mrs. Sinaida and Jimar Celestino. Shout out din kang Sister Macken Kinot Katubag, no? So from Butuan City, Rene Ulaybar, magandang gabi sa inyong lahat. Okay? So no ba? So Brother Jess ng Catholic Faith Defender, ready na bro sa iyo cross examination? Okay, ready na po, brother. Okay, Brother Jess. Okay, dahil ready ka na, pakinggan natin ang cross examination na gagawin ng affirmative to negative. Brother Jesse Becerra ng Catholic Faith Defender Bohol chapter. Go ahead, kapatid na Jess. Okay, unang tanong. Sinabi mo na ang aking referensya hindi tugma sa Biblia. Oo, hindi. Opo, susunod na tanong. Pangalawang tanong. Sa volume 16 ng New Book of Knowledge at sa kabuhat, no, mga gawa ng apostles 1:15, kung hindi ba nakabase sa Biblia. A few days later, there was a meeting of believers, about 120 all, and Peter stood up to speak. So imas natin sa New Book of Knowledge, Brother Jando. Ito. Saan pong tanong diyan? Ang tanong ko, magkatugma, hindi magkatugma.
Sagot, hindi makatugma. Yun po ang sagot. Susunod na tanong. Okay. So, hindi. Ang nababasa sa new book of na... Sunod na tanong. Magsabi ka ba ng totoo o hindi? 120 person yung nasa aking referensya. Galing sa Biblia, mga gawa ng apostol, 1:15. Ikaw ba'y magsasabi ng totoo o hindi? Okay, maraming salamat po. Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi po tugma ang inyong referensya sa Biblia na inyong binasa. Kasi po, wala pong mababasa diyan na ang iglesia na itinayo ni Kristo ay Santa Iglesia Apostolica Romana. Yun po, susunod. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Kasi Biblia at referensya ang kasunduan natin. Yes. Kung hindi pa muna premise ko muna, kasi Biblia at referensya ang kasunduan natin. Ito, sa walang pagsisinungaling, ilan 120 person sila sa Biblia. At sa aking referensya, 120 person din. Oo, magkatugma? Hindi magkatugma. Sagot, hindi rin makatugma. Kasi walang binanggit dito sa Roman, sa Acts chapter 1 verse 15 na ang iglesia na itinayo ni Kristo ay Iglesia Apostolica Romana ayon sa tema. Yang tanong mo, Brother Jess, ay lihis na sa ating pinag-usapang tema. Sunod. Biblia at referensya. Ilang tao ang nasa Biblia? Okay, maraming salamat. Hindi natin pinagdibatihan dito kung ilang tao ang nasa Biblia. Ang pinagdibatihan natin dito kung si Kristo ba talaga ay founder ng RCC o Roman Catholic Church, kaya magtanong ka ayon sa paksa. Tanong. Objection, Mr. Moderator. Yes. Objection time natin, 6 minutes and 45 seconds. Hindi niya ako sinagot sa tanong ko. Kasi doon kami sa ano ang sinabi sa Biblia at sa sinabi sa aking referensya. Yung pinangalanan na Roman Catholic Church, yung mga tao dyan, walang pinagkakaiba. Sila pa rin. Oh, so nakabase, ilang tao yung nasa nagtitipon-tipon dyan, 120. Oh, at saka sa referensya ko, 120 din. Ang buong pagkasabi, magkatugma lang. Kaya ipasagot ko sa kanya. Sagutin mo. Okay, moderator's time. Bro, ano yung last statement mo, Brother Jess? Yung tanong mo talaga, bro. Bro Jess. Sabi niya kanina na ako daw ay gumagamit ng referensya na walang pinagbabasihan sa Biblia. Kaya ang tanong ko, ilang tao ang nasa gawa? Kung hindi lang siya magsinungaling, ilang tao yung nagtitipon-tipon, gawa 1:15, at ilang tao din yung tipon-tipon dito na pinangalan ng Roman Catholic Church sa referensya ko, magkatugma ba? 120 doon at sa okay. Referensya ko, 120. Sagutan niya, magkatugma ba o hindi magkatugma? Okay. Brother Ariel Amores, meron ka pang naiwang 17 seconds na yung nakonsyo mo before ang objection? Sasagutin mo ang tanong? Okay, sir. Ito po. Sasagutin ko po. Okay, go ahead. Okay. Continue. So maraming salamat. Ang tanong niya, magkatugma ba or hindi magkatugma? Sinagot ko na yan kanina, Brother Jess. Hindi talaga magkatugma. Ang sagot ko, base lang sa paksa na pinag-usapan natin. Kasi ang paksa na pinag-usapan natin, si Kristo pa ang nagtatag. Objection ba, Brother? Okay, objection. Go ahead. Ang objection, tanong ko, ilang tao? Hindi na ko nagtanong ng anong iba pa. Ilang tao yung nasa Acts 1:15? At sa ilang tao yung nasa New Book of Knowledge, Volume 6, page 187? Ilang tao lang ang aking itanong sa kanya? Counter, Mr. Moderator. Bro, para Ariel? Po tayo. Okay. Yes, go ahead. Okay, counter po, Mr. Moderator. Ito po ang aking go counter ahead, para po maliwanagan si Brother Regis.
Ang tanong po kasi niya ay hindi na po naaayon sa pinagdidebatehan namin. Mayroon po tayong role, Brother Jess. Mayroon po tayong role. Ito pong objection na nakin, Mr. Moderator. Kasi tinanong na niya kung ilang tao. Ngayon, ang tanong kailangan nandoon sa paksa. Hindi po natin pinagdidebatehan dito kung ilang tao. Diba? Wala pong mababasa dyan sa paksa. Kaya okay. Ang kanya pong tanong nga, Sir Moderator, ay wala na po sa paksa na pinag-usapan po namin. Yun po ang sagot po. Objection. Okay, moderator's time. Objection. Okay, moderator's time. 6 minutes and 23 seconds. Sandali, bro, Jess, ha? Paki-reconstruct na lang yung tanong natin, Brother Jess. Tutol ako sa sinabi ni Brother Ariel Amores na yung katanong ay yung paksa natin ay church founder. Tapos, yung tanong mo naman ay masyadong hindi po siya related sa ating katanungan. I-reconstruct mo na lang yung tanong natin, Brother Jess, na maging related siya sa ating paksa, Brother Jess, na church founder. Okay, go ahead, Brother Jess. Marami, taas bang oras? 6 minutes and 23 seconds, go ahead. Sige, dahil hindi niya sasagutin, ito na lang. Sino ang founder ng simbahan ng iglesia sa Matthew 16:18? Maraming salamat po. Si Kristo po. Susunod na tanong. Sino ang founder na sinabi ng aking referensya dito sa, ayon kay, sa mga referensya ko, marami ito. Sinong founder dito sa iglesia na yan? Okay, sa Mateo, itin dito sa Grolier Encyclopedia. Tingin natin. Sagot na po ako. Sige. Okay. Sino yung mga founder? So, napakinggan ko po ang inyong binasa. Binasa nyo na nga po nga si Kristo ay yung founder. Ngunit, sa Biblia ay hindi pinapangalanan. Ngayon, dyan sa inyong binasa ay mayroon ng pangalan, Roman Catholic, founded by Jesus Christ. Ngayon, ang point ko po ay hindi po talaga si ang Panginoong Jesus Kristo. Yes, go ahead. Hindi ako nagtanong sa pangalan. Kasi ang paksa namin, founder. Ito. Ang founder, sino ang founder sa Matthew 16:18? Si Jesus, sabi niya. Sino yung founder sa mga ipinakita ko na mga references? Sino ang founder dito? Okay, moderator's time. Moderator's time, objection time, 5 minutes and 13 seconds. Meron pang naiwang 42 seconds si Brother Ariel. Bro Jess, baka hindi mo narinig. Sinabi niya nga si Kristo, pero may sumpay, no? May kadugtong ng ngunit. Yan na yung explanation niya. So yung categorical niya, Brother Jess, sa yung katanungan tungkol sa founder dyan sa mga referensya mo, ang sagot niya ay si Kristo. Pero may karugtong ng ngunit. So yung ngunit niyan, dyan magsisimula ang kanyang explanation. Please continue, Brother Ariel Amores, sa iyong explanation. Meron ka pang naiwang 42 seconds. Go ahead. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. No? Brother Jess, nabasa mo po nga na Kristo ang nagtatag dyan sa referensya mo ng Roman Catholic. Ngunit huwag po natin kalimutan, sa Biblia ay mayroon pong peking Kristo. At dito po sa inyong referensya, Brother Jess, ang Roman Catholic itinatag sa taong 33 AD. Ngunit dito rin sa chronology, 30 AD si Kristo ay pumunta na sa langit. Ibig sabihin, yung referensya mo na sinabing Christ nagtatag ng Christ ng church is hindi yan ang Kristo sa Mateo 16:08. Next question. Next question. Ayaw mong maniwala sa aking mga referensya. Ito bang Grolier Universal Encyclopedia Volume 5 page 106? Ito ba totoo o bogos? Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po. Yang ginagamit mo kasi na referensya, totoo yang encyclopedia. Ngunit,
mali ang sinabi na si Kristo ang nagtukod o nagtayo ng Santa Iglesia kasi inamin mo na kanina na ang itinayo ni Kristo na Iglesia ay walang pangalan. Diyan sa binasa mong encyclopedia, meron yang pangalan eh. Ibig sabihin, mali ang sinabi niyang encyclopedia na sinabi mo, binasa mo, Brother Jess. Sunod na tanong. Okay, salamat. Inamin mo na na totoo at hindi bugos. Next question. Itong The New Book of Knowledge, Volume 6, page 287. Mapatunayan mo ba na bugos o ito o totoo? Maraming salamat. Yang New Book of Knowledge na sinabi mo, totoo yang New Book of Knowledge. But, sinabing New Book of Knowledge, hindi yang old. Ang Matthew 16:18 is old knowledge, Brother Jess. Diba? Kaya ito ang sagot ko point sa iyong katanungan. Yan sa binasa mo na sinabi na founded by Jesus Christ ang Roman Catholic, mali yan. Kasi ang totoo, walang pangalan ang iglesia na itinayo ni Kristo. Kaya nga nyo yan eh. Ito, old ito. Old itong kining knowledge itong Matthew 16:18. So, 38 di pa kasi ito. Oh, yun ang aking sagot. Sunod na tanong. Itong kasaysayan ng daigdig ng ating Department of Education na pinagagastuhan ng ating gobyerno, ang DepEd ba ay nagsabi ng totoo na si Jesus ay nasa simbahang Katoliko at ang simbahan lang na ito ang sentro ng Kristiyanismo at para sa lahat ng bansa at inatasan ni Jesus na sa buong sangkatauhan. Bugos ba itong ginawa ng aklat ng DepEd o totoo po ito? Okay, maraming salamat. Totoo po yung ginawa nila, ngunit hindi yan ang basihan na ang iglesia na itinatag ni Kristo ay Roman Catholic Church kasi yan sa ginamit mong DepEd books, walang nabanggit dyan na ang Roman Catholic ay itinatag or itinayo ni Kristo. Kahit meron pang nabanggit dyan, hindi kasi natin yan mababasa sa Biblia. Pangalawa, ang author ng librong yan ay wala sa pagtatag ni Kristo ng Iglesia. Kaya mga piki yung mga author na yan, para sa akin mga piki yan, kasi wala kasi sa panahon sa pagtatag ni Kristo ng Iglesia. Si Pedro nga, nang doon, hindi nga nagpangalan ng Roman Catholic, sila pa kaya ano ang kanilang authority. Yan ang ating alamin. Sunod na tanong. Patunayan. Moderator's time. Moderator's time. 2 minutes, 1 minute and 25 seconds. Yung naiwang oras natin, kapatid na Jesse, dalawang katanungan na lang ang maaari nating ipahintulot sa iyo. Last 2 questions, kapatid na Jesse, go ahead. Okay. Mapatunayan mo ba na piki tulad ng sinabi mo ngayon ang aklat sa DepEd? Mayroon ka bang maipakitang ebidensya dyan? Ngayon din. Okay, maraming salamat. Unang tanong mo, mapatunayan ko ba? Okay, so mapatunayan ko yan, ngunit hindi sa gabing ito kasi ibang paksa na yan. Pangalawa, ang sagot ko kanina, sinabi kong totoo yan na libro or aklat yan ng DepEd. Ngunit, hindi sinabi dyan na si Kristo ay ang founder ng Roman Catholic, Brother Jess. Yun ang aking sagot, Brother Jess, sa iyong tanong. Sunod na tanong. Last question. Okay, bugos. Wala kang ebidensya. Okay? Yung ginamit mong katinawa na sabi mo na walang sinumang historian na napaka nagsabi na ang Katoliko ay hindi tatag ni kanino man. Pero ikaw ba'y nagsabi ng totoo? Hawak ko ang katinawa ni Isok Fernandez dito sa page 72 ng Katoliko ay tatag ng Panginoong Jesucristo World History by O'Brien page 211 World History by O'Brien page 100
58. Yun yung una, world history pala ng World Webster History. At saka Matthew 16:18 ang referensya. So, ikaw ba'y nanglilingla ngayon sa mga referensya mo galing katinawan kay Sok Fernandez o nagsabi ka ng totoo? Sagot. Nagsasabi ako ng totoo. Ang binasa mo, page 72. Ito, Brother Jess, volume to. Tingnan mo, Brother Jess, clear ba? Volume to, katinawas pagtuong katoliko? Ito, volume 1. Hindi to bogos, ha? Ang binasa ko, page 64. Yan. Ha? Ang sagot ko sa iyo, nagsasabi ako ng totoo. Sinabi dito, sa Iglesia Katolika, wala pang isang magaling na lalaki, tagalogin ko na para madali, na historian na makatuturo ng tao na nagtatayo ng iglesyang ito at ang kanyang binasihan yung mga history. Page 64, volume 1, patinawan sa pagtuong Katoliko, page 64. Hindi ako nagsisinungaling dahil hindi ako sinungaling. Katotohanan at katotohanan lang. Meron pang isa, volume 2, meron pang isa, ito, Brother Jess, okay, ang talandan sa pagtuong Katoliko. Okay, wala na tayong oras. Okay, bro. Time na, bro. Yes, sir. Okay na. Bro, time na, bro. Time. Okay. Maraming salamat, Brother Ariel Amores ng Iglesia Adventista del Septimo Dia Evangelio Todo el Mundo sa iyong mga mainit na sagot galing sa mga nagbukal-bukal na pangutana ni Brother Jesse Becerra ng Catholic Faith Defender Bohol Chapter. So, shout out muna tayo sa ating mga kapatid nandito sa ating Punto por Punto Facebook page. Aunahin pala natin sa puro kamaturan. Brother Oscar, Brother Roberto Castro, Aiko Ilara. Oh, ayong Ilara si Castro, ha? Uy, si Sammy Byron, may gabi ini, ha? Brother, shout out din pala. Kang from the land of kimchi. Yung sa ng kimchi gani kaning halang na pichay, no? South Korea, Brother Yesomar. Okay, Brother Eric Boris, nga magandang gabi. Si Brother sino pa to? Napda Cardas, may gabi. So, shout out sa ating mga kapatid na nandito sa ating Punto por Punto. Sila Archie Mungkada, Alejandro Cubillo, Elena Avilino, Arman Avilino, Gualberto Formentira, Brother Ernesto Umayan, Sister Lorizin Hurabia, Chimney May Yana, siya kay Sister Shirley Tingal, at saka kang Brother Alwin Solomon. So magandang gabi sa inyong lahat dyan. Okay. So, ngayon punta tayo sa ating rebuttal time. 10 minutes pa rin yung rebuttal natin, mga kapatid. So, meron pang cross-examination na mangyayari ito. So, stay tuned lang kayo, ha? So, from Catholic Faith Defender Bohol Chapter, Bro Jess, ready ka na, bro? Okay, ready na po, Brother Roland Pard. Ilang minuto? 10 okay, minutes pa rin? 10 minutes pa rin, bro. 10 minutes pa rin. Okay. Okay, so sa itong... Go ahead, Brother Jess. Meron kang 10 minutes. Go ahead. Okay. Maraming salamat po, Brother Aaron Pardge. Ito na. Nahuhuli na natin ang ating malaking isda ngayon sa kanyang kasinungalingan. Sabi niya dito, hindi niya naiintindihan ang katinawan ni Brother Sok Fernandez. Kasi sabi ni Brother Sok Fernandez sa page 69, huling-huli ka na ngayon. Sabi niya na wala Bisaya tayong dalawa, brother. Magkasinabot tayo, ha? Kahit mag-inusapay pa tayo. Ha? Akala mo hindi kita kayang usap-usapin sa Tagalog at Bisaya. Dito, niingon si Brad Sok Fernandez nga wala pa bisan usa ka historian nga makatudlo
nga dunay ordinaryong tao, ha? Nga dunay tao nga nagtukod, ha? Sa simbahan Katoliko. So sa Tagalog, in Tagalog, sinabi dito na wala pang sino mang historian na pag makapagtatayo, na makapagturo na tao lamang na ordinaryo o sinong tao ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Kung hindi, ibig sabihin, si Kristo lamang ang nagtayo. Kaya nga, walang history na magagamit mo, brother. Brother Ariel, hindi, kaya nga sabi mo kanina, hindi ako pwede niyang tanungin kasi wala ka naman talagang masagot. Kasi walang ni isang historian, sabi ni Bradshaw Fernandez. Ha? Kaibigan pa naman kami. Gusto mo pa? Gusto mo, ha? Gusto mo ba akong ano? Gawin ng ano, gagawin mo sa akin? Ipapasok mo ako sa bulsa mo sa harapan? Hindi mo magagawa sa akin 'yan. Matalino 'to. Ito. Basahin ko. Ha? Page, sinabi, walang historian. Kaya ang history, wala kang nagawa. Puro ito, totoo. Sabi mo, totoo yan. Ah, hindi. Wala kang masabi. Ito, 70 to. Ha? Kung wala pa talagang nagtayo ng Iglesia Katolika, mayroong nagtayo. Panginoon. Panginoon mo sana. Pero iniwan mo. Ito. Ah, magtutukod o founder Jesus Christ, page 72. Ah, corruption yung style mo, brother. Ah, hindi ka pa ito. Kung hindi pa kami nakadala dito, nako. Maraming pumapanig sa napakalaking sinungaling. Sinungaling talaga ang hindi nagsabi ng totoo. Ah, sabi to, Jesus Christ founder 30 AD, say naman yung 30 AD, the pit, Jerusalem. Kung sinabi mo 33 to 33 AD, nako, hindi malayo yan, hindi malayo yan, napakalapit lang yan. New Testament World History by Webster, page 211. Ipakita natin muli, brother. Andyan ba yung World History? Sinabi ni Sok, ha? Tugma ito sa reference ko. Brother, akala ko ba nagdala ka ng aklat para igiba mo, wasakin mo, durugin mo yung mga referensya ko. Dinagdagan mo pa. Hindi ko sana ito gagamitin. Pero ginamit mo, nadagdagan pa yung ano, yung aking mga referensya. Lalong tumitibay ang aking stand ngayon. Basahin natin. Catholic. Yan. So sayong sa ano, brother? Search mo yung mga referensya natin. Yung Webster. Ayan, Webster. Catholic. Babasahin natin. Roman Catholic. Babasa natin. Sinong nagtayo? Sabi sa ating, ayon kay Sunya Saidi, pagkita mo, brother. Oo. Sino? Christianity. The greatest legacy. Last 5 minutes. Okay. The legacy of Spain to the Filipino people, Christianity. Nababasa po ito ni Sok Fernandez, brother. Especially to the Roman Catholic religion. Essentially, this religion was Asian in origin, founded by Jesus Christ. In Palestine. Tugma nito, Jerusalem. Saan bang Palestine? Sa Bohol ba yan? Brother, sa Mindanao ba yan? Tugma. Gumagamit ka ng lubid na itatali lang sa sarili mo. Ha? Yan. O nagdagan si kumuha ka pa ng aklat para mas lalong tumitibay at titibay pa rin. Sabi, nagsabi ako ng totoo. Isang page lang ang binasa, totoo na. Hindi ini aklat ito, brother. Hindi ito pamplets lang. Aklat ito. Pero, Kaiso Fernandez po ito. Pero itong mga standard reference ko na ginagamit ko ngayon, ni isa, wala kang sinasabi na
Hindi totoo. Mr. Moderator. Lahat sinagot mo sa akin. Okay, objection. Okay, so Brajes. Yes. Yung sinabi niya Mr. Moderator na tinatag in Palestine, ano pong aklat yun? Pakiulit po yung pagbasa ng kaniyang binanggit. Hindi ko po kasi nakuha. Sa The Philippines a unique nation by Gregorio Zaidi and Sunia Zaidi. Page 123 po, brother. The Christianity is Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Yan po, brother. Okay. Time resume. 4 minutes. Okay. Go ahead. Okay, sir. Okay. Ito na. Ha? Resolve na natin itong ginagamit niyang katinawan by Sir Fernandez. Matagal na si brother. Ha? Sir Fernandez, matanda niyang nakikipag-debate tapos sasabihin mo lang na hindi ha? Hindi against siya sa aming sa ating paksa ngayon. Nako, fans natin yon ngayon. Oh, masaya yon kasi may GC Bisira nang humaharap. Sabi ni ito. Oh, sabi mo kanina, ito mula kay St. Peter hanggang ngayon po Francis. Ayan. Episodes 20. Sabi ng ng San Pablo, kayo po ang fundasyon po ninyo, ang mga apostol, at si Kristo yung cornerstone. Ito may naipakita ako at lahat ng mga referensya ko ni isa, wala ka pang ginigiba, wala, hindi po man nawasak, dinagdagan mo pa ng isa, hindi mo pa nawasak sa mga tanong ko, sa lahat ng referensya ko, ang sabi mo totoo. Yung sabi mo, ayaw ko maniwala dyan, piki dyan, yung education binigay ng DepEd na, brother, matakot ka dyan. Kinakalaban mo na yung education natin. Patunayan mo yan na yung laman ng mga sinabi ni Stella Grace. Apat sila nito, babasahin ko yung, ipakita natin yung brother, yung sino yung may akda sa aklat na ito. Sabi niya, wala daw, hindi daw ito kasaysayan ng daigdig, brother. Diyan do, mayroon pa tayong 1 minute siguro. Oh. Last 2 minutes. Last 2 minutes, eh. Pagkita last natin. Last 2 minutes. Ito. Okay. Ang, yan. Oh, balakihan mo kunti, brother Diyan do. Greece, still a Greece. Oh, mga PhD yan. Ha? Kasaysayan ng daigdig yan. Sinabi mo, piki ang laman nito. Ha? Sabi mo, well, hindi ito nagsasabi tungkol sa Biblia. Ulitin natin yung page 179. Kung hindi ba nagsasabi? Anong sinabi? Ha? Sa taas, brother. Andiyan si Pedro. Apostol ng Panginoong Hesus. Andiyan si Pedro pa rin. Yung sa Matthew 16:18, ha? At saka yung referensya ng DepEd na ating talagang kailangan maniwala tayo dito. Hindi natin dito makulong tayo pag sinabi natin gumawa ng mali. Ang maraming mag-aaral ang nakikinabang sa aklat na ito. Ngayon ay huwis na. Ngayon ay presidente na. Hindi ka pwedeng lumagpas ng fourth year kung hindi ka dadaan ng third year. Brother, nais mo pang kukontrahin ang DepEd natin. Obispo, paniniwala ng obispo sa Roma, kahalili ni Pedro, tugma sa referensya ko. Okay. Hindi ito bogus. Tinatanong natin siya kanina. Sabi niya, totoo po yan. Pabor na pabor tayo. Lamang na lamang tayo sa debating ito. Ilang ulit niyang inaamin ng aking mga referensya kasi pinatunayan ko ayon sa kinagsunduan namin, Biblia at referensya. At natitindig natin ngayon
na hindi siya nakagiba ni isang referensya na aking binabasa ngayon sa ating dialogo. Okay, time. Okay, maraming salamat kapatid na Jesse Visira ng Catholic Faith Defender dyan sa Bohol chapter. Okay. So, inom ka muna ng di masyadong malamig na tubig, bro, Jess, para hindi tayo pagawin. puntahan natin ang bahay ni Brother Wendell na sa pananampalataya at pangatwiran, no, dyan sa Facebook page. Shout out pala kang Sister Snarf or Olrak Nilamdog Nupmat. Okay, taas naman ng pangalan. Romel Aguda Banderado. Brother Abdullah Abungan Mayo. So maraming Muslim pala dito. Elijah Jan. Shout out kang Angel C. Amoma. Good evening, bro Wendell, at sa lahat ng taga-subaybay. God bless everyone. God bless din sa iyo, kapatid na Angel Amoma. Okay, shout out din pala kang Brother Romel Aguda Banderado. Brother Antonio Tin Aulina, maayong gabi diha, bro. Kinsa pa man. Okay, so mora ni. Morning tao diri sa payag ni Brother Wendell. Okay, so proceed tayo sa ating 10 minutes na cross examination. Bro Ariel Amores, ready na, bro? Ready na, sir. Dahil ready ka na, pakinggan natin ang magaganap na naman na cross-examination from Iglesia Adventista del Séptimo Día Evangelio Todo el Mundo, Brother Ariel Amores. Go ahead, bro. Okay, maraming salamat. Brother Jess, magtatanong na naman ako sa iyo, Brother Jess. Ito ang tanong ko, Brother Jess. Kasi ang pagpapatunay mo, Biblia at referensya. Ngayon, ang una kong tanong sa iyo, sa sang-ayon ka ba na walang mababasa sa Biblia na may apostolis na nagsabi na ang itinayo ni Kristo na iglesia ay Roman Catholic? Sa sang-ayon ka ba na walang apostolis na nagsasabi ayon sa mababasa sa Biblia? Yes or no? Okay, brother. Hindi ako sang-ayon. Okay. Dahil hindi ka sang-ayon, ibig sabihin may mababasa ka. May 1 minute pa ako. Okay. Continue, bro. Sige. Sinabi ko hindi sang-ayon. Kasi kung gusto mo by verse, may apostol. Itong si San Pedro, 15 ng Acts, papuntahin siya sa lugar ng mga Gentil. Tapos si San Pablo, Roma 1:8, sabi niya, saksi ko po ang Diyos at si Panginoong si Kristo na ang inyong pananampalataya sa Roma ay laganap sa buong mundo. Ibig sabihin, buong mundo, pangkalahatan. Katoliko yan. Pero okay, sa history... Time. Next question. Time. Okay, maraming salamat. Kasi sinabi mo na hindi ka sang-ayon at sinabi mo rin na kapag ipapabasa ko sa iyo verse by verse o verse to verse ay mayroon kang mababasa. Ginamit mo ang Acts chapter 15 verse 7 at Romans chapter 1 verse 8. Tanong, dito ba sa mga verse na nilatag mo ngayong gabing ito, mayroon ka bang mababasa dito na ang iglesia na itinayo ni Kristo ay ang Santa Iglesia Apostolica Romana? Kategorikal, mayroon or wala? Sagot. Verse to, kasi verse to verse yan. So, yes, yung Roma, Roma 1:8. Okay, Romana. Saka yung Acts, hindi Gentil, yung mga Romana pa rin. Sa reference, kasi Biblia at referensya, sa referensya, Katolika. O babasahin natin uli yung nasabi sa New Book of Knowledge. Oo, Katolika yung tinutukoy diyan. Kasi si Kristo pa rin ang founder sa isa Matthew 16:18, ya? Yeah? History of the Roman Catholic. Kaya gusto mo Roman? O yung mga taga-Roma, mahal lang Panginoon.
Honest to goodness ako, brother. Hindi ako magsisinungaling kasi maraming nakinig sa atin. So, mayroong Roma. Yung binasa ko sa Biblia kanina, mayroong okay, Roma. Next question. Next question. Maraming salamat dahil sinabi mo na hindi ka. Maraming salamat dahil sinabi mo, Bradges, na hindi ka sinungaling at hindi ka nagsisinungaling. Sinabi mo na honest ka. Ang tanong ko sa iyo, kasi sinabi mo, mababasa talaga. Dito sa Roma 1:8, mayroon ka bang mababasa dito na salita na ang iglesia na itinayo ni Kristo ay Roman Catholic Church or Santa Iglesia Apostolica Romana? Magsabi ka ng totoo kasi marami ang nakinigradye. Sinabi mo, honest ka. Mayroon or wala? Sagot. Mayroon kasi sa verse palangdaan, sinabi na Roma. Roma, hindi Pilipinas. Roma talaga. At sinabi, ito po ay sa buong mundo, pangkalahatan. Yung kay sa DepEd kanina, referensya, pangkalahatan yan, buong mundo. Ibig sabihin, yan lang na teksto talaga. At sino ang witness ni Pablo? Ang Panginoong Hesukristo, Ama, nasabi, ang inyong pananampalataya sa Roma. Roma yan ang sinusulatan. Si San Pablo yung sumusulat. So pananampalataya sa Roma, Katoliko yan. Laganap sa buong mundo. Yan ang, at sa dito sa referensya, kasi may referensya tayo, Roman Catholic Church. Okay, next na tanong, yan ang sagot ko. Hindi mo ako mapipilit sa gusto mo. Okay, maraming salamat. Kasi sinabi mo na bababasa talaga sa Roma, Kapitulo 1, Versikulo 8, na ang itinatag ni Kristo ay ang Santa Iglesia Apostolica Romana. Ngayon, ang tanong ko, kung baga maipabasa ko sa moderator at hindi mabasa ang binanggit kong salita ayon sa iyong paksa, aaminin mo ba, Brother Jace, na nagsisinungaling ka ngayon? Yan ang tanong ko. Kung ipapabasa ko sa moderator at hindi mabasa ayon sa paksa na pinatunayan mo, yan sa Roma 1:8, aaminin mo ba sa buong mundo ngayong gabing ito na ikaw ay nagsisinungaling ayon sa paggamit ng iyong talata? Aaminin mo ba o hindi? Sagot. Brother, ang sagot ko, may mababasa ako na Roma at may mababasa ang buong mundo. Yun ang sagot ko. Sige, ipabasa mo. Pero huwag mong ipilit yung sinabi mong Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kay doon ako, doon na yun sa referensya. Ang mababasa ko, sana nakinig ka sa sagot ko. May mababasa ako na Roma. Roma. Ulit-ulit mo. Roma 1:8. Ayan na. Roma na. Ha? Ito ay liham. Liham ni Apostol Pablo. At sinabi niya... Objection? Yes, objection. Go ahead. Okay, so kanina kasi Mr. Moderator, nabanggit niya na mababasa talaga rito sa Roma 1:8. Yung tanong ko na may mababasa ka ba diyan sa Roma 1:8 na sinabi na ang iglesia na itinayo ni Kristo ay Santa Iglesia Apostolica Romana o Roman Catholic Church. Ngayon sinabi niya mababasa talaga. Moderator, counter objection. Counter objection. Amo. Pwede ba? Okay. Pwede ba? Sandali bro, just ha. Tapusin muna natin si Ariel. Sige, matuloy na. Tapusin niyo bro Ariel. Okay, so ngayon Mr. Moderator, ganito po ang sunod kong tanong kasi sinabi niya kasi mababasa. Kadali bro Jess. Ayon sa paksa, kaya ito po ang sunod ko sa kanyang tanong. Kung maipabasa ko sa iyo Mr. Moderator yung Romans chapter 1 verse 8 at hindi mababasa diyan na Roman Catholic Church founded by Jesus Christ, aaminin ba niya na nagsisinungaling siya sa buong mundo ngayong gabi? Ito, yan po ang tanong ko, aaminin ba niya o hindi? Yan po kasi sinabi niya po, honest siya eh. Siya po nagsipasimula kasi nito eh. Yan po ang objection ko. Mr. Moderator. Okay. Yes, counter objection. Hindi ko papayag sa gusto niya kasi mayroon na siyang ginagawa na namang kababalaghan. Gusto na niyang... Yung gusto ko lang, nauunawaan, verse to verse yung hinahanap niya kanina. Hindi lang iisang verse.
ikaw ba'y ay, hindi na lang ko sasabihin. Para, hindi mo ako mapapasok okay. Yan. Hindi mo ako mapaamin yan. Dahil wala akong sinasabi na mababasa ko sa isang versikulo ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang ibig kong sabihin, verse to verse na mauunawaan. Kasi dito sa referensya ko, okay. Historia na ang nagsagot na Katoliko talaga ang tatag ni Kristo sa Mateo 16:18. Hindi kami magkasundo diyan. Kasi wala sa ano, wala yan okay, sa... Okay, moderator's time. Moderator's time, Bro Ariel, Bro Jess, meron tayong objection time natin, 3 minutes and 25 seconds. Bro Ariel, malinaw naman siguro ang counter-objection. Continue na lang tayo, Bro. Continue na lang tayo, Bro. Meron tayong 3 minutes and 26 seconds. Bro Ariel? Okay, so maraming salamat. So proceed ko, sir. Okay. So, dito naman ako, Bro Jess, sa referensya okay. Na ginamit mo. Ha? Dito ako sa referensya na ginamit mo, ang katinaawan sa pagtuong Katoliko. Kasi sinabi mo kasi sa akin na nagsisinungaling ako. Sinabi po dito na ang Iglesia Katolika, ayon po rito ha, wala pang isang magaling na lalaki na historia na makapagtuturo ng tao. Wala pong sinabing ordinaryo, no? Ng tao na nagtatayo na binasi sa history. Ngayon, Brother Jess, ang tanong ko sa iyo, Brother Jess, totoo ito o hindi? Totoo yung pagkasulat niyan, hindi mo lang naintindihan kasi aklat namin yan. Ito, brother, ha? Sabi, example, wala pang sino mang tao na naging founder ng Simbahang Katoliko kundi si Kristo lang. Hindi tulad yung Ibede Anglites, founder ni Ellen G. White. Hindi yan. Yung Felix Manalo, founder ni yung founder niya, yung simbahan niya, Iglesia ni Kristo. Yung Baptist, yung ano, nagtayo si John Smith. Hindi ganyan. Ibig sabihin ni Sok Fernandez, ikasi si CFD po ako, brother. At saka si Sok Fernandez, CFD din. Sabi, di kaya nga, aming aklat yan. Sabi, na walang ordinaryo na label na hindi tulad ng ating Panginoong si Kristo na matuturo. Kaya nga dito, sa katinawan, binabasa ko, founder ng 70 Adventist, si Ellen G. White. Katoliko, si Jesus Christ. Okay, time! Sabihin, next question. Okay, so maraming salamat. Bro Ariel, sandali. Moderator's time, Bro Ariel. Okay, 1 minute and 30 seconds ang naiwan na oras. Last two questions, Brother Ariel. Last two questions. Okay, maraming salamat. Dito sa katinawan pa rin ng pagtuong Katoliko. Ha? Katinawan sa pagtuong Katoliko at dito sa libro niyo, na ang talamdan sa pagtuong Katoliko. Ha? Merong mga binanggit dito. Ang tanong ko lang sa iyo, bago ko ito i-premise mamaya sa last kong tanong sa iyo, Brother Jess, anong taon ba talaga na itayo ang yung Roman Catholic or Santa Iglesia? Anong taon po yun? Brother, anong taon talaga? Pag-irisahan tayo. 30 to 33. Kasi yung sa Mateo 16:18, sinabi diyan na I will build my church. Pag 33, panahon ng Pentecost, yan ay birthday ng Catholic Church. Yung ipinadala ang Espiritu Santo na kasama ang Mahal na Birhen Maria at ang mga apostol. Pakita ko sa iyo, brother, ha? Yan dito po, ha? Acts of the Apostles, chapter 1, ha? 30 to 33. Hindi magkasalungat yan, brother. Ha? Ito, oh. Ito, oh. Pakita mo sa picture sa, ano? Sa isang kwan. Oh, nasa gitna, oh. Si Birhen Maria at ang kanyang mga apostol. Buhat, o mga gawa, 1:12 hanggang 14. Kaya nga, ang nasa gitna, si Maria, hindi si Ellen G. White. Okay, time. Time. Last question. Okay. Last question. Ito ang last question ko. Sinabi mo na ang taon ng pagtatag ng Santa Iglesia mo ay 30 to 33 AD. Ngayon, dito sa aklat niyo, ang talamdan sa pagtuong Katoliko, baka sabihin mo naman sa akin na ugos o nagsinungaling ako, hindi talaga ako magsinungaling kasi hindi ko ugali kasi yan mga kapatid. Dito,
sa mababasa natin sa page 73, ito po, para po makita ng lahat. Yan po. Ang talamdan sa pagtuong Katoliko by Sok Fernandez. Page 73. O, yan po ha. At least na napakita ko po sa inyo. Hindi po ako nagsisinungaling kasi hindi ko po yan ugali. Sinabi dito na ang Iglesia Katolika ay itinayo sa taong 33 AD. Hindi po sinabi dito na 30 to 33 AD. Ngayon, ang tanong ko kategorikal, sino ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Itong aklat nyo na ang talamdan sa pagtuong Katoliko or ikaw, Brother Jess, na sinabi mo na 30 to 33 AD, ngunit dito ay walang nabanggit na 30 to 33 AD, kundi iisa lang taon ang binanggit, 33 AD lang. At tanong, sino ang nagsasabi ng totoo? Ikaw o itong aklat nyo? Yan ang tanong ko. Ang nagsabi ng totoo, ako at ang aklat na ito. Kasi sa page, so Fernandez pa rin ang nagsulat, sabi dito, page 72, nagtayo si Kristo ng Simbahan Katoliko 30 AD. Basahin mo yan. Ano dyan? Oh, 33 dyan. Okay, so, Fernandez yes, pa rin. Yes, so, 30 bro, o 33 AD. So, Fernandez pa rin ang autor. Okay. So, Mr. Moderator, bro, Jess, sandali. Bro, Ariel. Okay, so maraming salamat, Mr. Moderator. Ang tanong ko po, Mr. Moderator, kategorikal, kasi sinabi niya kasi na ang pagtayo ng Iglesia Katolika ay 30 to 33 AD. Ngayon, ginamit ko po itong ang talamdan sa pagtuong Katoliko. Binanggit po rito, sinabi po rito na 33 AD itinayo ang Iglesia Katolika. Wala po ditong binanggit na 30 to 33 AD. Ngayon, ang tanong ko po, Mr. Moderator, kategorikal, sino po ba ang nagsasabi ng totoo? Si Brother Jess, na sinabi niya na 30 to 33 AD, or ang libro pong ito na nagsasabi na 33 AD? Yun po ang tanong ko, kategorikal po yun. Yes, pareho. Yes! Ha? Yes, pareho. Kasi, so Fernandez ang author na ginamit mo, hindi iba. Tapos dito, na 38 AD, so Fernandez pa rin. Tapos yan, nang ginawakan mong libro, 33 AD, so Fernandez pa rin. Yung dito sa aming libro, late 30s. Ha? So ibig sabihin, in between 30 to 33. At ibasahin. Basa, Brother Jando, akong ipapagawa. Aki mabasa kay Brother Jando yung dokumento. Wag mong salungatin si Brad Sok Fernandez mismo. Okay, time. Bro Jess, pasensya okay. Na Bro Jess, pero wala na tayong oras dahil 1 minute lang yung time to answer natin. At maraming salamat Brother Jesse Vicera ng Catholic Faith Defender sa iyong mga lahat na kasagutan. Galing sa tinatapon ni Brother Ariel Amores ng Iglesia Adventista del Septimo Dia, Evangelio Todo el Mundo. Okay, so shout out muna tayo sa ating kapatid na si Maria Fe Vero Romica, watching here from south of France. God bless all CFD. Maraming salamat, kapatid. Puntahan natin ang YouTube channel natin. So, may... Okay, sandali. Breed Break, ikaw, brother, anong... Okay. Shout-out kang Breed Break, no? Shout-out kang Lainey Reyes, Ralhet Ignacio, kang brother Joel Nino, Winston Barquez, JB Bordios, Joel Nino, Joshua Isikel, mayong gabi eh. Okay, sino pa to? Mark Von Ramo. Good evening po. Raymond Alyusada. Okay. So maraming salamat sa inyong mga pagsubaybay. Meron tayong ilan yung views natin sa ano? Meron tayong 298 dito sa ating YouTube channel.
So 200 plus din sa ating Facebook. So maganda, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Okay, so Brother Ariel Amores ng Iglesia Adventista del Septimo Dia Evangelio Todo el Mundo, handa ka na, bro? Yes, sir, handa na po. Okay, 10 minutes, Brother Ariel Amores. Go ahead. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator, mga kapatid at mga kaibigan sa gabi pong ito. Sana po ay marami na kayong natututunan. Kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan at nagsasabi ng kasinungalingan. Kasi unang-una po, mga giliw ko na tagapakinig ngayong gabi, ang totoo po nito ay ayon po talaga sa basihan na Biblia at referensya. Ngayon, sa mga tanong ko sa ating kapatid, Brother Jace, no? Sinabi ko sa kanya, sang-ayon ka ba na hindi mababasa sa Biblia na may apostol na nagsasabi na ang itinatag ni Kristo na iglesia ay Roman Catholic? Sabi niya hindi sang-ayon kasi mababasa. Kinamit niya ang Romans, Romans chapter 1 verse 8, Acts chapter 15 verse 7. Sabi niya verse to verse mababasa. Ngayon, tinanong ko siya kung may mababasa ba dito ayon sa paksa. Sinabi niya mababasa. Inuulit ko ang tanong, kapag maipabasa ko sa moderator at walang mababasa, aaminin mo ba na nagsisinungaling ka, ha, sa buong mundo ngayong gabing ito? Sinabi niya gumagawa raw ako ng kababalaghan. Mga kapatid, ha, ito po kasi ang kailangan nating unawain. Bakit? Kasi sa mababasa po natin sa Roma Kapitulo 1, versikulo 8, ganito lang po ang nakasabi. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Yun lang po ang sinabi. Ang paksa po namin, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ ayon po sa kanyang pagpapatunay. Ibig sabihin, siya po ang nagsisinungaling sa mga verse na kanyang ginamit kasi po wala po kasing mababasa. Sinabi niya po, mababasa po dyan na si Kristo ang nagtatag. Ha? So ngayon, ang tanong, sino ang nagsisinungaling? Ang sagot siya, ha? Ang nagsisinungaling. Ngayon po, dito po sa libro, ipapakita ko po sa inyo mga kapatid, meron po kasi ako nito. Meron po akong aklat, ang Katinaawan sa Pagtuong Katoliko, Volume 1, color red. Katinaawan sa Pagtuong Katoliko, Volume 2, color green. Yellow green is so on. Mga kapatid, color blue, ang Talamdan sa Pagtuong Katoliko. Ang author nito ay ang si Brother Sok Fernandez. Ngayon, dito sa page, no? Dito sa page 73 sa aklat na ito, ha? Sinabi po dito, 30 AD itinayo ang Katoliko. Dito naman, sinabi dito na 33 AD itinayo ang Katoliko, mga kapatid. Ibig sabihin, itong dalawang librong ito ay nagkasalungat. Kaya kung napansin niyo, ang ating kaibigan na si Brother Jess ay ginamit niya ang salitang to, 33 AD. Bakit? Tatlong taon ba si Kristo nagtatag ng iglesia, mga kapatid? Nang sinabi niya kay Pedro, at ikaw Pedro, sa ibabaw nitong bato, itatayo ko ang aking iglesia. Umabot ba yun ng tatlong taon? Ang sagot, hindi. Ayon dito sa chronology, mga giliw ko na tagapakinig ngayong gabing ito, chronology ng Bibliyang Katoliko, ayon po dito mga kapatid, sinabi po rito, dito sa kasaysayan, dito po nakasulat, tingnan po natin, sinabi po rito, kamatayan at pagkabuhay ni Jesus, taong 30 AD. Huwag natin kalimutan, sa taong 30 AD, sinabi dito sa chronology, mga kapatid, na si Kristo ay nabuhay galing sa kanyang pagkamatay. Ngayon, sa mababasa natin sa Gawa, 40 days si Kristo kasama ng kanyang mga disipulo dito sa lupa. Pagkatapos ng 40 days,
after ng kanyang muling pagkabuhay, ay umakyat na siya sa langit. Ibig sabihin, hindi siya naabutan ng 31, 32, 33 AD dito sa lupa. Ngayon, mga giliw kong tagapakinig, ngayong gabi, sino ang Kristo na binanggit ni Brother Jis sa kanyang referensya? Kasi nang tinanong niya ako, totoo ba ang referensya na aking ginagamit? Ang sagot ko sa kanya, totoo na referensya yung ginamit mo ayon sa iyo. Ngunit, mali ang sinabi dyan. 5 minutes. Kasi, salamat sir, hindi mababasa sa Biblia na may apostol or si Kristo nagsabi na Roman Catholic itinayo ni Kristo. Kaya nga kanina inamin na ni Brother Jace eh, na hindi pinapangalanan eh, or walang pangalan eh. Yung pag-amin niya, yun ang batayan mga kapatid, na ang kanyang paksa ay durog na durog, wasak na wasak. Sinabi pa niya sa akin, akala ko durugin mo, wasakin mo itong paksa at referensya ko, ha? At ang mga verses na ginamit ko, anong dudurugin kung durog na? Anong wawasakin kung wasak na wasak na? Iwasak na eh. Durog na eh. Bakit? Itutumba ko ba kung hindi nakatayo? Hindi nakatayo. Kaya, ano ang itutumba ko or ano ang wawasakin ko, ano ang dudurugin ko? Walang ang nakatayo, walang ang nabuo. Diba? Yun po ang katotohanan, mga giliw ko, na mga tagapakinig. Ha? Ngayon, babalikan ko po. Tinanong niya ako kanina, ayon dito sa binasa ko, mababasa ba dito? Ayon sa binasa ko, nakinig ka ba na si Kristo ang nagtatag ng Iglesia Katolika? Ngayon, sinagot ko sa kanya, oo, diyan sa binasa mo, sa referensya mo, may mababasa ka nga na si Kristo ay nagtatag ng Roman Catholic. Ngunit, merong ngunit. Ito ang ngunit. Ha? Dito sa aklat nyo, 33 AD, itinayo. Dito naman, 30 AD, si Kristo ay umakyat na sa langit. Ngayon, ang ibig sabihin, ganito. Ang Christ na mababasa natin, mga kapatid, diyan sa aklat na ginamit ni Brother Jis, hindi yan ang Christ sa 1618 na nagtayo ng iglesia. Kasi, una, ang iglesia na itinayo sa 1618 ng Mateo, hindi pinangalanan ng church ng Christ na nagtayo. Diba? Hindi niya pinangalanan ang iglesia na kanyang itinayo. Ibig sabihin, ang Christ na nagtayo sa 1618 ay totoo. Ha? At ang iglesia na kanyang itinayo ay totoo. May pangalan or wala? Ang sagot, wala. Ngayon, ang pinatunayan ni Brother Jis ay last 2 minutes. Mayroong pangalan. Maraming salamat po. At mayroon ring pangalan ang nagtayo. Ngayon, ang tanong, sinong Christ ang nagtatag ng Iglesia Katolika? Ha? Yan po ang dapat nating alamin kasi 24 verse 5 ng Mateo, sinabi ni Kristo, marami ang paparito at mag-aangkin na siya ay Kristo at marami ang kanyang maililigaw. Marami, mga kapatid. Yan po ang ibig kong sabihin na dapat bigyan po natin ng malaking pansin po sa gabi pong ito. Kasi sa Colossians 1:18, si Kristo ang nagtatag ng iglesia or ang ulo ng iglesia at ang iglesia ang katawan. Ibig sabihin, hindi sila magkahiwalay. Ang ugali ng ulo, yun rin ang ugali ng katawan. Ngayon, ang tanong sa doktrina ba ng Kristo na totoo sa 1618 na nagtayo ng iglesia ay kapareho ba ng doktrina ng Roman Catholic? Ang sagot, malayong-malayong mga kapatid. Ha? Malayong-malayo. Sa Sabat lang, kay Kristo is Sabado siya pumunta sa simbahan. Ngayon, ang Roman Catholic is Sunday. Objection, Mr. Moderator. Kaya, malayong-malayo po talaga, kapatid. Objection, okay, so, go ahead. Malayo na siya. Sa rules natin kanina, hindi na tayo aabot sa ano, sa anong Sabat. Oo. Sa okay. Focus lang tayo sa paksa, brother. Okay, sige.
Wala ka na bang ibang okay, so merong palabayin na lang natin, bro, just kasi 20 seconds na lang naiwan. 20 seconds na lang naiwan. Okay, bro Ariel, go ahead. Mga kapatid, wag po natin kalibutan, Brad Jess, na kahit ano ang gamitin ko, kasi negative side ako, Brother Jess, hindi ako humiwalay sa ating paksa. Ang ginamit ko lang kasi ang pag-uunawa or ang atin kasi na kailangan nating unawain doon sa... Okay, time. Okay, so maraming salamat po. Okay, time. Okay, maraming salamat, Brother Ariel Amores, sa iyong 10 minutes na rebuttal. Relax ka muna saglit dyan, Brother Ariel. Shout out muna tayo sa ating mga viewers, sila Brother Gismar Orsal de Bucol, Brother Edmar Ricon, Brother... sino pa to? San yung kanina? Kang Jason Shent Atlas Roman. Pa-shout out naman, bro, Roland Parts, watching from Malaybalay, Bukidnon. No, shout out pala mga kapatid nating Catholic Faith Defender diyan sa Bukidnon. Sila Brother Junjun Alcordo, no? Kumusta kayo diyan mga kapatid? So Brother Bro Justin, no? Watching from Paco, Manila. Prodeo et Ecclesia. Okay, Robert Castro, magandang gabi. Okay, so tuloy-tuloy tayo mga kapatid kasi another cross-examination na naman na gagawin ni Brother Jesse Becerra ng Catholic Faith Defender. Okay, Bro Jess, ready na Bro Jess to cross. Okay. Magtanong na ako. Ready ka na Bro Jess from the Catholic Faith Defender Bohol. Brother Jesse Becerra, go ahead kapatid. Brother Ariel, ikaw ba yung... ginamit mo ang aklat ni Sok Fernandez kung naniwala ka sa mga sulat diyan? Oo. Ako? Oh, yes or no? Naniwala ka ba? Salamat. Hindi po ako naniniwala. Okay, pangalawang tanong. Tanong pa ba? Magtanong ako. 10 minutes pa. May 1 minute pa siya, bro. Bro, may 1 minute pa siya, bro. Kasi mong Bro Ariel, may okay, explain ka pa. Okay, maraming salamat. May 1 minute ka pa. Opo. So, ang tanong niya po sa akin, Brother Jace, dyan ba sa Katinawan by Sok Fernandez, naniniwala ba ako sa sinulat dyan? Ayon lang sa paksa, ha? Ayon sa paksa. Ang sagot ko sa'yo, Brother Jace, hindi talaga ako naniniwala. Tulad ng binasa mo, na binanggit dyan na founded by Jesus Christ, Roman Catholic, unang-una, hindi ako naniniwala. Pangalawa, diyan sa talamdan sa pagtuong Katoliko at ang Katinawan is contradicts kasi sila. Ibig sabihin, hindi talaga dapat paniwalaan. Sunod na tanong. Brother Ariel, Brajes. Ibig sabihin, gumagamit ka na ang aklat na hindi ka naniniwala? Yes or no? Okay, maraming salamat. Gumagamit ako nito, hindi ko pinaniniwalaan. Ginamit ko lang kasi para maliwanagan ang lahat na ang mga ginamit mo na mga referensya, no, ay nagkasalungat at hindi bumabatay sa Biblia, Brother Jess Becerra. Sunod na tanong. So walang problema kasi hindi ka naman naniwala dyan. So ang tanong ko sa iyo, sana gumamit ka ng aklat na naniniwala ka. Tingin mo, sinabi ko sa'yo, alin ang paniniwalaan mo? Itinatag ni Kristo sa 30 AD o yung itinatag ni Kristo sa 33 AD? May paniniwalaan ka dyan? Wala? Yes or no? Maraming salamat. Mayroon akong paniniwalaan na itinatag ni Kristo sa 30 AD but not Roman Catholic Church. Kasi inamin mo na kanina, position, Mr. Moderator. Yes, Mr. Moderator. Doon lang ako nagtanong, yes, sa aklat. Go ahead, go ahead. Sa aklat na ginamit niya. Sinabi ko sa kanya, alin ang paniniwala niya? Yung sinabi ni Sok Fernandez na 30 AD o yung 33 AD? Alin diyan?
Kasi gusto niyang salungin, anuhin si Sok Fernandez. Mr. Moderator, counter? Yes, counter, go ahead. Sinagot ko na po, Mr. Moderator. Ang sagot ko po, ganito po. Ang paniniwalaan ko, yung taong 30 AD ayon sa kaniyang tanong, kasi yan naman talaga ang taong ng patagpaga. Okay, okay. Sandali, bro. Bro, sandali, bro. Okay. Bro, sandali, bro. Sandali, bro, Ariel. Bro, Jess, 30 AD ang categorical niya. Meron pa siyang naiwang 50 seconds. Pagpatuloy natin, ha? Meron na siyang 30 anyos, bro. 30 ano, Domini. Go ahead, bro, Ariel. Go ahead, go ahead. Okay, so proceed po ako, Brother Jay. Sana ay pakinggan mo mabuti. Ang pinaniniwalaan ko, ang taong 30 AD na si Kristo ay nagtayo ng iglesia, but not Roman Catholic. Kasi kanina inamin mo na ang iglesia na itinayo ni Kristo ay walang pangalan. Eh, ang Roman Catholic, pangalan yan eh. Yan ang aking sagot sa iyong categorical, Brother Jay. Sunod na tanong, paluak. Okay. Yung tinatanong ko sa iyo, inamin mo na nga 33 din nagsimula pa siya diyan. Pero ito na ang tanong ko sa iyo, pang final na tanong. According to the ministry, kasi gumagamit ka ng libro, gamitin din kita, so friend, sinagamit mo. Itong libro ninyo, according to the ministry, a medium and communication between members of the Ministerial Association of Seventh-day Adventists headquarters, Tacoma, Park, Washington, D.C. Sinabi nito, December, no? Sinabi nito na ang Katoliko, Apostolic Christian Ancient Catholic Church, Church established by Jesus Christ, His Apostles. Libro ninyo ito. Sinabi nito na ang Katoliko, Tatag ni Kristo. Ito ba'y totoo o bogos? Okay, maraming salamat po. Hindi po ako naniniwala sa librong iyan. Pangalawa, bakit? Kasi yung libro na yan, ang owner niyan ay ang General Conference. Kami po ay separated sa General Conference, Brother Jess. Kaya huwag mong sabihin na libro namin yan. Hindi namin libro yan. Kung libro man yan ng SDA, hindi sa amin, Brother Jess. Kaya ang masasabi ko sa iyo ay hindi yan totoo kasi hindi namin yan libro, Brother Jess. Okay, sunod na tanong. Okay, diretsuhan pa rin kita. Hindi mo inamin ang librong ito. Ito ba na hindi ninyo kasama? Oh. Sabi nito, medium communication between members of Ministerial Association of Seventh-day Adventists headquarters, Tacoma Park, Washington, D.C., USA. Volume 1, December 1928, number 12. Bakit hindi mo aaminin? Is even the Adventist ka? Ikaw ba may plano ng umanib sa amin? Brother, sige. Okay. Sir Moderator, pwede mo mag-object muna. Sagot ako, Brother Jessa. Wait ka lang muna. Sir Moderator. Yes. Yes, yes. Okay. Yes, go ahead. Ang tanong niya po kasi, Mr. Moderator, ay dalawa, bakit hindi mo aaminin yung una? Pangalawa po, gusto mo na bang umanib sa amin? Pangalawa po, yun. Kung okay lang po ba, Mr. Moderator, na lagpas po sa 1 minute ang sagot ko sa dalawang question? Okay. Bro Jess, klaruhin lang natin, ha? Klaruhin lang natin itong si Brother Ariel Amores. Member ito ng Iglesia Adventista del Septimo Dia, Evangelio Todo el Mundo. Yan talaga yung sekta ni yung simbahan ni Brother Ariel. So yung yes. Seventh-day Adventist General Conference, separated sila diyan. Kaya time pause muna natin, bro. Paki-reconstruct na lang yung pangalan, yung tanong, no? Paki-reconstruct na lang yung tanong, bro. Jess. Bro Jess? Oh, ngayon ko pala, brother. Okay, so, Sir Roland, sasagutin ko po naman, sir. Okay lang po sa akin, sasagutin ko po. Okay lang po. Humingi lang po ako ng pahintulot sa iyo. Okay, sige. Sagutin mo. Okay, 4 minutes and 37 seconds.
Resume, go ahead, go ahead. Okay, maraming salamat. Unang tanong mo, Bradges, unang tanong mo, bakit hindi ko aaminin? Sinagot ko na kasi hindi kasi namin yan kasama ang General Conference. Hindi namin yan aklat yung ginamit mo. Bakit ko aamin eh? Hindi naman sa amin. Masama po yan. Umamin ka ng hindi para sa'yo. Diba? Pangalawa, may balak ba akong umanib sa inyo? Ang sagot ko, walang wala po. Kahit sa panaginip, Bradges, wala akong balak na umanib sa iyo, Brother Jess. Yun ang sagot ko. Okay, next question. Kunsa ko. Alam mo ba na sa 30 AD, yan pa nagsimula ang Panginoong si Kristo according to Luke chapter 3 verse 23. Nagsimula pa, hindi pa siya nagtayo. Okay, maraming salamat po. Alam ko po na sa 30 sa taong 30 AD, ayon dito sa chronology, dito po ang pagkamatay ni Kristo. Kasi ang Luke chapter 3 verse 23, Brother Jess, ang sinabi dyan, nung nag-edad siya ng 30 years old, hindi AD ang ginamit yan, 30 years old. Ngayon, bakit hindi yan 30 AD? Bakit sinabi dito na 30 AD ang kanyang pagkamatay? Kasi ayon po dito sa chronology, ang pagbilang ng taon ay nadiskubrihan na error. Yun, mali. Kaya sinabi po dito na ang pagkataon ni Kristo ay 6 BC. Ibig sabihin, nang 30 years old siya ay hindi yung 30 AD kasi mali ang pagbilang ng taon eh. 6 BC okay, na siya. Next question. Next okay. Question. Ang tanong ko, hindi mo nasagot. Ibalik ko sa'yo. Teksto. Teksto yung tanong ko. 3, chapter 3, verse 23. O, sa Lucas. Nagsimula siya 30. Yung taon niya. Pag sinabi mo na edad yun ng Panginoong si Kristo. Alam mo ba na ang ide, anyo nubide, ay edad yan ni Kristo. So, 30 siya nagsimula. Year of our Lord, so Jesus Christ. So, sa kanyang, sa taon ng 30 siya, hindi kalendar yung binabasihan natin. 30, nagsimula pa siya. Bakit mo alam na, pinagsasalungat yung teksto na gano'n naman yung nasa Biblia, 30. Tapos yung sasabihin mo sa, yung sa referensya, chronology, yung mali-mali, iba na yan. Bro, sandali, bro. Moderator's time, bro. Bro, 10 seconds, bro. Pag-raise na ang question kay Mahuman, imong 1 minute. 10 seconds, 10 seconds. Bakit? 10 seconds na lang, bro. Hindi magkatumba. Bro, okay. Jess. Masyadong mahaba ang premise natin. Meron ka na lang 10 seconds na magtanong. Go ahead, bro. Go ahead. Tanongin mo lang, eh. Bigay mo lang sa kanya. Wait na time? Hindi, tuloy lang. So, 10 seconds na lang. Next question na lang tayo. 10 seconds na lang, bro. Maggawa ka na ng tanong. Kasi sa portion na ito ay masyadong mahaba ang premise mo. Uubusin ang 1 minute mo. So 10 seconds, bro. Go ahead. May 10 seconds ka pa. Ko ang 30 na edad ni Kristo ay nagsimula, hindi nagtayo ng simbahan. Hindi pa nagtayo. Nagsimula pa. Okay, anong tanong? Ang tanong ko, ang 30, aminin mo ba na nagsimula pa siya? Oo o hindi? Okay, nagsimula pa, hindi nagtayo ng iglesia, hindi pa nagtayo. Okay, aaminin ko po na ang 30, but not 80 years old. Years old ha? Not 80. Na yun ang pagsimula ni Kristo. At sinabi sa Mateo 16:18 na itatayo niya ang kanyang iglesia. Walang pangalan. Hindi yung nasa paksa mo. Pinangalanan mo na Roman Catholic. Walang pangalan ang itinayo ni Kristo. Ibig sabihin, hindi Roman Catholic kasi pangalan ang Roman Catholic. Yun ang sagot ko, Brother Okay, bro. Jess, dalawang tanong na lang, bro. Dalawang tanong na lang. Bro, last two questions, bro.
So ang tanong, ilang taon ang sa loob ng public ministry ni Kristo mula siya nagsimula hanggang sa Day of Pentecost? Ilang taon yan nasa Biblia? Okay, maraming salamat. Magandang katanungan, kaya lang wala sa ating paksa ang iyong tanong, kaya hindi ko sasagutin. Wala kayo. Si, sagot mo, ilang taon? Tinanong ko na, sagutin mo. Mr. Moderator, magtanong na ba ako? Yes. Go ahead. Sa kanya, dapat sagutin niya. Mga ilang taon ang public ministry ni Jesus Christ mula siya ay edad 30 hanggang sa Pentecost nang nabuhay na siya at saka makiyat na siya sa langit at pinadala ang Espiritu Santo ng Pentecost. Mga ilang taon yan ang kanyang public ministry? Okay, so Mr. Moderator, mukhang terko, araw maklaruhan si Brother James. Yes, go ahead. So, Mr. Moderator, ang tanong niya sa akin, ilang taon si Kristo mula sa kanyang pag-ministry hanggang sa Pentecost? Eh, hindi po yan ang paksa namin, Mr. Moderator. Magandang katanungan, kaya lang wala sa paksa. Kaya hindi ko po sasagutin, Mr. Moderator. Okay, Moderator's time. Bro Ariel, related question yan, bro. Kasi... Okay. Pag sinabing ministriya, kasi ministry ni Kristo, ibig sabihin yung activity niya sa kanyang pagtatayo ng simbahan. So, related question yan, bro. Kailangan mo sagutin. Go ahead, bro. Go ahead. Okay, maraming salamat po. Mr. Moderator, pwede po pakiulit sa tanong, Rajesh, para sagutin ko po. Okay. Rajesh? Ayun, dito... Ang tanong okay, ko. Ulitin ang tanong. Last questions na yan. Bro, Jess, ulitin ang tanong. Ulitin ang tanong ko. Okay. Ilang taon ang kanyang public ministry mula nang siya ay 30 hanggang sa Day of Pentecost? Okay, yung, maraming salamat po. Ilang taon ako, yan? Tatlong taon po. Sunod na tanong. Okay, salamat po. Last question. Bro Jess, last question na yan, bro Jess. Isa na lang. Okay. Isa na lang. So, yung ang sagot mo, so between 30 to 33, tama po ba? Tatlong taon. Tama po ba? Yung kanyang ministry. Okay, so maraming salamat po. Ang tanong niyo po, between 30 to 33, yung gulang ni Kristo. Opo. Okay, salamat siya, okay, proceed pa po ako. Nagsimula po siyang mag-ministry is 30 years old, I mean. No AD, not AD ha. 30 years old hanggang 33 years old. Hindi AD. Kasi sinabi dito sa chronology, ang pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo ay 30 AD. Diba? Bakit sinabi dito? Kasi ang salitang AD ay ibinasi ito sa taon ng Panginoon. Ngunit, sinabi nito, ang simula ng pagbilang ng taon ay nadiskubrihan na mali. Kaya ang pagkataon ni Kristo ay nandito pa sa 6 BC. Ibig sabihin, 6 BC, 5, 4, 5, ganyan po. Hindi po AD. Maraming salamat po. May tulong pa, wala na. Okay, time. Meron pa. Time na. Okay, time. Maraming salamat, Brother Ariel Amores ng Iglesia Adventista del Septimo Dia, Ebanghelyo Todo el Mundo, sa iyong mga mainit na sagot sa hula sa second stand natin. Lahat ng tanong ni Brother Jesse Becerra ng Catholic Faith Defender. Okay, so proceed tayo ngayon sa ating 5 minutes na rebuttal. Ang unang magbibigay ng kanyang rebuttal ay ang ating negative side ngayong gabi. Ang ating kapatid niya nakatatapos lang magsagot, no? Si Brother Ariel Amores. Bro Ariel, kapag handa ka na sa iyong final stand or conclusion sa loob ng 5 minutos, ay tatakbo ang iyong oras. Go ahead, bro. Okay, maraming salamat. As Mr. Moderator, mga kapatid, ipagpatuloy ko po ang naputol ko pong sagot na ang tanong niya po, sangayon po ba ako na 30
30 years old si Kristo hanggang 33 years old, yun po ang kanyang pag-ministry. Ang sagot ko po, isang ayon ako. Ngunit, huwag po nating isipin na sa 33 AD, doon po siya nag 33 years old kasi ayon dito sa chronology, sa simula, na na-discoverihan na ang pagbilang ng taon ay mali. Kaya ang pagkataon ni Kristo hindi sa 1 AD ayon dito kasi mali eh. Ang pagbilang ng taon sa simula sa 1 AD. Kaya dito sinabi, malagmit sa Bisaya pa, ang pagkatao ng Panginoong Hesukristo 6 BC pa. Ibig sabihin, 6 BC, no? 5, 4, 3, 2, 1. No, ana, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ibig sabihin, mga kapatid, sa 1 AD, si Kristo, mga kapatid, ay nasa tatlong taon or apat na taong gulang. Ayon dito kasi sinabi dito ay ito sa Bisaya pa is panabana lang, ibanabana ayon pa sa salitang Bisaya. No? Kaya ang 30 AD, sinabi dito, dito si Kristo namatay at nabuhay. At sa taong ito, itinayo ni Kristo ang kaniyang iglesia, mga kapatid, sa 28, 29, sa 1 or 2 BC. 28 or 29 AD, mga kapatid, no? 28 to 29 AD, itinayo ni Kristo ang kanyang iglesia, hindi 30 AD. Ngunit, kahit pa sa sangayunan natin na 30 AD talaga si Kristo nagtayo ng iglesia, or 31 AD, hindi pa rin Roman Catholic Church. Kasi sinabi or inamin na ni Brother Gis kanina na talagang walang pangalan ang iglesia na itinayo ni Kristo, mga kapatid. At yung binasa niya kapatid na mga encyclopedia na sinabi dyan na Roman Catholic founded by Jesus Christ, isa lang ang masisiguro ko, yung Jesus Christ na binanggit dyan, piki yan na Kristo. Ayon sa 24 verse 5 ng Mateo. Kasi ginamit ko kanina mga kapatid ang Colossians kapitulo 1 verse 18 at pumunta ako sa Sabat. Ginamit ko lang yon kasi binasi ko sa doktrina. Siya nga eh. Kinamit niya ang Seventh Day Adventist. Sinabi niya, founded by Jesus Christ. Wala sa paksa yun eh. Okay lang sa akin. Kasi istan niya yun eh. Kaya sana po ay maunawaan niyo naman po ako kung gamitin ko rin po ang Sabat para magpapatunay sa tunay talaga na iglesia na itinatang ni Kristo. Kasi sa Colossians, kapitulo 1, versikulo 18, si Kristo ang ulo ng iglesia at ang iglesia, yun ang kanyang katawan. Ibig sabihin, hindi sila magkahiwalay. Kapag saan si Kristo, nandoon din ang kanyang iglesia. Ang tanong, mga kapatid, ayon sa tanong ko kanina, sa Sabat ba, Sabado, saan si Kristo? Nandoon ba sa mga palengke o saan-saan? Hindi, wala. Kaya sana'y maunawaan niyo ako, hindi ako lumihis sa aming paksa, para lang po yun sa pag-verify ng tunay na iglesia. 5:27 ng Epeso, ang iglesia ay banal. Bakit banal? Kasi sa 14:12 ng Revelation, mga banal, nagtutupad ng kautosan ng Panginoon. Eh ngayon, ang Roman Catholic, tumutupad pa. Ang sagot, hindi. O, yan ang mga basihan ko. Kaya hindi ako lumihis sa tema, kapatid. Negative side ako. As a negative side, katungkulan ko ang pag-iba kung may dapat mag-iba. Eh, ngunit, sinabi ko na, ang paksa ni Brother Jace ay hindi na kailangang ibain, hindi na kailangang durugin, kasi giba na durog na, mga kapatid. Hindi kasi nakatayo. Ha? Hindi kasi nakatayo. Kasi ang batayan, Biblia at referensya, mga kapatid. Okay lang kung referensya. Eh, merong Biblia eh. At inamin niya na hindi talaga mababasa sa Biblia. Eh ngayon, paano makatayo yan? Eh, materialis na gamit niya, Biblia hindi sumusuportar sa kanyang ipinatayo. Eh, hindi tatayo talaga. Eh, anong wasakin ko kung walang nakatayo? Anong durogin ko kung walang nabuo, di ba? Kaya ganito mga giliw ko na tagapakinig ngayong gabi, sana po ay naunawaan ko. Ang Roman Catholic, hindi po talaga yan ang iglesia na itinayo ni Kristo. Mga kapatid, sa kanilang libro, talamdan sa pagtuong Katoliko, katinawan sa pagtuong Katoliko, pagkasalungat na yung mga okay, pahayag sa libro na yun. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat.
Maraming salamat, kapatid Ariel Amores ng Iglesia Adventista del Septimo Dia, Evangelio Todo El Mundo, sa iyong final stand ngayong gabi. At ngayon, punta na naman tayo sa ating affirmative from Santa Iglesia Katolika Romana, miyembro ng Catholic Faith Defender Bohol Chapter, Brother Jesse Becerra. Go ahead, bro. Okay, magandang gabi sa lahat ng nakapakinig, no? At atin nang napakinggan ang napakasinungaling nating katunggali ngayon. Sabi niya, panahon daw ng Kristo, hindi AD yun. E paano yun? For BC pa, yung sunod na counting, AD na yun. Anyo Domini na? Oo. Kaya yung 30 na edad ni Kristo, Anyo Domini or Day of Our Lord, AD na yun. Sabi niya, hindi yun AD. Oh, hindi AD. Ibig sabihin, hindi niya alam kung ano ang AD. Year of our Lord, edad ni Kristo yan. Oh. At sinabi rin niya, rebeltal ng conclusion ng nga sana, pumanig pa sa atin. Sabi na niya, in his, where there is Jesus Christ is, there is a Catholic Church. Oh. The church founded by Christ is here for the first time for the Catholic Church. Mataba. Where there is the bishop is, in this letter of to the church of Smyrna, St. Ignatius wrote, where the bishop appears, there is the people, and wherever Jesus Christ, there is the Catholic Church, Epistle to the Church of Smyrna. So, ibig sabihin, pumanig pa rin siya. At sabi niya, hindi daw siya anib sa atin. Wala siyang nagawa. Wala siyang natanong sa mga referensya ko. Wala siyang nagiba ni isa. Lamang ba ako? Kasi ang kasama ko ngayon, mga dating Seventh-day Adventist. Panalo na ako sa simula pa lang. Panalo na ako. Si Jando, Seventh-day Adventist. Andito na sa panig natin. Si Brad Edgar, Seventh-day Adventist. Dito na sa panig natin. So, ikaw na lang, kulang Brother Ariel. Umanig ka na dito. Dito na. Para tayo po ay magsama-sama. Happy family po. Huwag ka na yung tatag lang ng tao. Hindi mo nag-iba. Referensya, Biblia at referensya, napatunayan ko. Sabi mo, unawain o binigyan kita. Ginagamit ko yon kasi dapat unawain natin. Binigyan kita ng 1:8 na Roma talaga ang mabantog sa buong sanlibutan. Pananampalataya ng Roma, saksi pa ang Panginoong Kristo. Naunawaan ko, gagawin mo pang isang versikulo lahat. Sabi mo ngayon, balaan o banal, santa yan. Santa Iglesia, pumapanig ngayon, santa yan. Kasi yung mga tao ng Panginoon, mga banal yan, di santa. Brother, akala mo nakalamang ka sa akin. Very welcome ka. Pumasok ka dito para tatlo ng 70 Adventist dito. Si Brother Jando, Brother Regar, ako. Hindi ako 70 Adventist. Born again ako dati. Pero dito kami, ipinaglaban namin ang isang simbahan na itinuturo at pinangaral ng Deep Ed. Hindi bugos, totoo. Pero ikaw, inisyuhan mo pa ng ano, saan mo ba pinapaaral yung mga anak mo, sana wala sa DepEd. Kasi ikaw, ama, wala, hindi ka naniwala. Sinabi mo pang wala sila dyan. Saan ka ba marunong sumulat at bumasa? Diba sa DepEd? Yung mga huwis gumagamit ito, Webster, Drurier, nasa ating public, ha? General Information Library ito, aircon pa ito, brother. Sana, yung kasinangalingan mo, itigil mo na yan. Panig ka na sa katotohanan kasi ang katotohanan ay laging panalo kontra sa mga walang kwintang mga pangangatwiran. Reality, reality wins. Talaga wins versus falsos reasoning. Yes, reality. Kahit hindi ako, hindi ko naman bit-bit. Mga taong ito, mga author ito, kini-question mo pa. Naku. Brother, mga doktor ito ng education, doctors of education. Mga world historian yan. Ang libro nila aprobado sa buong mundo. Tapos upuksain mo, dudurugin mo, bigyan mo, i-underestimate mo. Brother, huwag ka namang ganyan.
A, sana B, may pinag-aralan tayo. So, alam natin ang standard. Kung paano tayo maging professional. Kung walang Department of Education, saan tayo ngayon? Brother, sana makonsensya ka naman sa maling pananampalataya na ipinaglaban mo, natatag lamang ng tao, hindi tatag ng Panginoon. Maraming salamat sa iyong final stand from Santa Iglesia Katolika Romana, member ng Catholic Faith Defender Bohol Chapter, Brother Jesse Becerra. Palakpakan!